pagkakataon ng pag-pray ka sa pag-uga. At salamat, Lord, sa lahat ng privilege yung binigay mo sa bawat isang, bawat Kristiyano, Panginoon, upang patuloy ka namin paglingkuran. Ibigay mahalin hanggang muli ka ng aming pag-uugan. Salamat po, Panginoon, dahil binigyan mo kami ng kalusugan, karanihan, kami ng kasaganaan sa aming mga buhay. Salamat din, Lord, dahil marami kang dadalhin na maraming kaluluwa sa lugar na ito, Panginoon. Salamat din, Lord, dahil marami kang dadalhin, Panginoon, oh God, na nasa labi upang ma-evangelize ang buong Pilipinas at buong daigay, Panginoon. Salamat sa million, billions of money na darating dito sa church na tinawag mo sa muling kapanahon. At salamat po, Panginoon, dahil ang lahat, Panginoon, oh God, ay handang magbigay ng buhay sa iyo, Panginoon. Lord, pinupuri ka namin, Panginoon, at patuloy, oh God, na tinataas namin ang pangalan mo. Salamat po, Panginoon, sa oras na to, sa iyo po ang karangalan, papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus at ang lahat ng Kristiyano ay nagsabi na, Amen. Amen. Praise God. So, shall we all be seated? Tayo po ay makakaupo. Amen. Kayo po ba ay nagagalak? Amen. Na muli, nakarating tayo sa lugar na ito upang sambahin, purihin, parangalan ng ating Panginoon. We are blessed that again we have the privilege, the opportunity to bless, worship, and honor the Lord. Sapagkat ang sabi po ng Bible, we should honor the Lord in our lives, and one of the ways of honoring the Lord is to be together with the brethren in fellowship. Okay? Hebrews 10:25. So, shall we all open our Bibles in the book of Colossians chapter 3? Ja, paabot nga nung Bible ko, you know. Okay. Colossians chapter 3. Our text for today is taken from the book of Colossians chapter 3, verses 1 to 17. Nakahanda na po ba tayo? So, our message for today is entitled Building Christian Character. Okay, so this is very basic. Ito po ay napaka-basic. Paano po ba natin mabibuild yung ating character bilang mga Kristiyano? Sapagkat a true Christian has some marks. Meron pong mga characteristics, meron pong mga tanda, meron pong mga katangian. There are some characteristics or qualities that a true Christian have. And what are those? And Colossians chapter 3 exposes that. Colossians chapter 3, 1 to 17 gives us an insight as to what are some of the qualities or characteristics that a true Christian must have. Sapagkat marami pong nagsasabi na Kristiyano sila, di ba? Madaling sabihin eh, na tayo po ay Kristiyano. Pero ang tanong po ba ay nakikita po ba yung ating pagka-Kristiyano? Amen? Maybe the word Christian is the most abused word. One of the most abused word because everybody can claim to be a Christian. Although sa buhay, in the fruit, wala naman pong nakikitang katunayan ng pagiging Kristiyano. Amen? Kaya tuloy ang masama, napupulaan po yung mga totoong Kristiyano, yung mga totoong iglesia. Because many people abuse this word. Many people use this title very lightly. They don't take it seriously, and so they claim themselves to be a Christian. But in word and in deed, they are not sin in their lives. And so, ano po yung nagiging resulta
The result is that true Christianity is compromised. True Christianity is criticized. True Christianity is being mocked. Amen? Pinagtatawanan. Sapagkat marami po ang nagsasabing Kristiyano sila pero hindi naman nakikita ang karakter ng Kristiyanismo sa kanila. So, can I ask you a question? Who are we when nobody is watching? Sino tayo kung walang nakakakita sa atin? Sapagkat pag may nakakakita sa atin, instinctively, tayo po ay mababait. Tayo po ay gumagawa ng mga bagay to please others because other people see us. But the question is, who are you when nobody sees you? Who are you when nobody else sees you? Sino ka kapag wala nang nakakakita sa'yo? Sino ka kapag ikaw ay nag-iisa na lang? Amen. At wala na si brother, si sister, wala na si ate, si kuya, wala na si pastor na nakikita sa'yo. Sino ka? And so today we will learn about the character of a true Christian and how to build that character. Amen? Because you have to build that character. It is different from salvation. Salvation is a gift. Ibinigay ito ng libre. Hindi mo pinagtatrabahuhan. Salvation is a gift. You do not work for your salvation. Amen? Because it is a gift. When Jesus Christ died on the cross, the Bible says in John 3:16, He gave us the gift of eternal life. Amen? And when you say it's a gift, you don't work for it. You don't pay for it. You receive it. You accept it. That's why the Bible says in Ephesians 2:8-9, it is by faith that we are saved, not of our good works that no one should boast. Amen? So, ang kaligtasan po ay libre, pero ang karakter, kapag ikaw ay tapos ng maligtas, hindi po yun libre. Tinatrabaho yun. You work it out. Amen? Ginagawa mo yun. And it is, you know, kaya nga sabi nila, we are a work in progress. Araw-araw tayo po ay hinuhubog ng Panginoon. Every day we are being broken to pieces. And then after broken to pieces, we are being melted. And after that melting process, you are being molded. Okay? Broken, melted, molded. Molded like a pot. Amen? By the potter into that kind of pottery that God wants us to be. Amen? So, pag halimbawa nakita na medyo tabingi yung pot, babasagin ulit. Di ba? Babasagin ulit. Ay, hindi pala perfecto. Anong mangyayari? Babasagin ulit, tapos iluluto ulit. Tutunawin ulit. Pagkatapos, lililukin ulit. Amen? Non-stop. Hanggat ma-perfect ng potter. Ganun din po tayo. Para tayong sabi ng Bible, we are the clay and God is our potter. So, every day, it is a journey of being broken and melted and molded by God until we become the perfect person that God wants us to be. Amen? Is it possible that we can be perfect? Yes, because the Bible says, be you perfect, for your Father in heaven is perfect. Hindi tayo bibigyan ng Lord ng isang command, ng isang kautusan, nang alam niyang hindi natin magagawa. Kaanong klaseng Diyos siya if He gives us a standard na hindi naman, kahit anong gawin natin, hindi natin magagawa. But the Bible is very explicit on that. God commanded us to be perfect because God in heaven is perfect. Now, how do we do that? Yun po yung gagawin natin ngayon. Pag-aaralan natin. Susubukan natin pag-aralan. Amen po ba? Amen. So, what is character? What is the character of a Christian? Character means, you know, the very thing that defines you. Ito yung pinakabagay na nagde-define sa iyo. Amen? Yung iyong personalidad, yung iyong character. It is not what you are. It is not what you have achieved, what you have accumulated. It is not what you are, but it is who you are.
Amen? Yung pagkatao mo, yun ang karakter mo. At magkaminsan, maaaring puno ang dingding mo ng mga accomplishment mo, ng mga achievement mo, pero hindi ka pa rin papasok ng langit. Sapagkat hindi po yung dami o bigat ng narating mo sa buhay ang susi patungo ng langit, kundi ang what did you make out of your life? Amen? How did you make your life be patterned in the image and likeness of His Son, Jesus Christ? Yun po yung pinaka-importante doon. Sapagkat pag nag-rapture, hindi po yung mga certificate sa dingding ang mararapture Hindi yung mga bank account mo sa banko Hindi yung dami ng naipon mo sa banko Hindi yung dami ng naipon mong kotse o gaano kalaking mansyon ang napundar mo ang mararapture. It is not your achievement that you will be raptured. It is you who will be raptured. Ikaw ang titingnan ng Diyos, yung character mo. Paano mo sinagawa ang buhay mo nung ikaw ay narito sa lupa? Sa Proverbs 23.7 or 23 verse 7, ang sabi po doon, as he thinketh in his heart, so is he. Ano po ibig sabihin nun? Kung ano raw yung laman ng puso, yun siya. Okay? Kung ano raw yung laman ng puso natin, tayo yun. Parang sinabi mo, you are what you eat. Okay? You are what you say. Kung ano raw yung lumalabas dito, yun daw yung pagkatao natin. Kaya, makikita mo ang isang tao kung anong klaseng tao siya, bantayan mo kung ano yung lumalabas sa bibig niya. Kasi yun ang laman ng puso niya. Amen? Madali lang masukat ang pagkatao Makikita mo yan if somebody is boastful or arrogant. It shows. Amen? Yung electric fan, laging pumapalo ng number 3. Mahangin. Mahangin. Meron ba kayong mga kilalang ganon? Pag nasa mga umpukan parang ang hangin yata dito. Kasi walang ginawa kundi buhatin yung sarili niyang bangko. Di ba? Yan. So, makikita mo, yung mga taong ganyan, ako, andyan na si Standard Electric Fan, sabi nila yung mga biruan, ano po ba? So, nasa Matthew 12:34-35 din yan, sabi doon, for the mouth speaks what the heart is full of. Sinasabi ng bibig kung ano ang laman ng puso. Amen? So, kung ikaw ay punong-puno ng pag-aalala, you are full of worry and anxiety in life, it comes out. Makikita mo, kapag ikaw nagsalita, puro problema. Puro pag-aalala. Ay nako, ay ganyan. Di ba? So, totoo yun. Kasi yun ang laman ng puso mo. You are full of worry. You are full of anxiety. Punong-puno ka ng problema. Kaya, tuwing nagkukwento ka, puro problema. At tuloy, yung kinukwentuhan mo, sa halip na mabless sa'yo, pagkatapos yung magkwentuhan, bigat na bigat sa'yo. Kasi naipasa mo na lahat ng bigat mo sa kanya. Naikwento mo na lahat. I'm not saying that you should not share. You should. Amen? Pero kung ganun at ganun na lang, amen? You are not a blessing. You become a burden. Pwede bang magkwento ka naman nung makakapagpalakas? Pwede bang magkwento ka naman nung makakabless? Nung kinukwentuhan mo, hindi na lang yung puro problema mo. Amen? Sapagkat siguro naman, may ginawa naman ng Diyos na maganda sa'yo, di ba? Pero, it has become your habit. Naging habit mo na yon that you always focus on the negative, on the problems, on the bad things in life. But you don't realize and recognize that, hey, God has done something great. Kaya lang, you don't have time. Na yun naman ang isiwalat, yun naman ang pag-usapan, yun naman ang ikwento mo. Amen? So, sabi doon sa Matthew 12, a good man brings out good things out of the good that is stored up in him. But an evil man brings out the evil things of all the evil stored up in him. O, di ba? So, talagang nasa Bible yun kapag anong laman ng puso mo, yun ang lalabas sa bibig mo. Garbage in, garbage out. Kapag basura ang kinain mo or
in-intake mo, yun din ang lalabas sa'yo, di ba? Pag kumain ka halimbawa ng gulay, gumain ka ng kangkong, sitaw, amen, ilalabas mo gulay at saka sitaw pa rin doon. Or kangkong. Amen? So because it is, you know, you cannot deny that fact. Sa Proverbs chapter 4, verse 23, kaya sabi doon, above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. Higit sa lahat, ano raw po? Guard your heart. Guard your heart. Bantayan mo ang ano? Ang sasakyan mo, ang pera mo, ang bangko mo, ang negosyo mo, ang nobyo mo, ang nobya mo. Bantayan mo ang mga bagay sa iyo. Ano ang pinapabantayan ng Bible? Yung puso natin. Sapagkat sa puso raw nag-uugat ang lahat. It is the wellspring of life. Totoo 'yun, 'di ba? Dito, this is your anatomical heart. Ito yung organ ng katawan mo, yung puso mo, diyan nanggagaling ang buhay. Kapag ikaw ay hindi na pumipintig ang puso, patay ka na. Kaya iniingatan mo yung puso mo. Hindi ka kumakain ng makolesterol, hindi ka kumakain ng matataba. Kasi magbabara yan sa puso mo. Magiging daan ng aneurysm mo. Aortic aneurysm, sabi nila. Di ba? Kasi hindi mo binantayan. Kinain mo ng lahat ng masasarap. Amen? Kinain mo lahat ng matataba. Kinain mo lahat ng makolesterol. Isang araw, hindi ka na makahinga. Kaya sabi ng cardiologist mo, bantayan mo kinakain mo, bantayan mo ang puso mo, ingatan mo ang puso mo. Kung ano sa spiritual, ganun din sa physical. Amen? Life is a parallel. What happens in the spirit also happens in the physical world. You know? In the natural world. You take care of your heart because it is your most important organ. Once your heart stops beating, once your heart has a blood clot or whatever, hindi na nag-flow ang blood sa heart mo, what happens to you? Amen? You are in danger. Ikaw ay nasa peligro. Ikaw ay nasa hindi magandang kalalagayan. Amen? So, the Bible is right. Proverbs 4:23. Guard your heart. Amen? Kaya maraming hindi nagbantay ng puso. Na in love sa maling tao, na in love sa maling panahon. Amen? At nung na-busted, nung na-broken-hearted, amen? Nag-backslide, amen? Tumalikod, idinamay ang Diyos. Na-busted siya, hindi naman ang Lord ang nang-busted sa kanya, idinamay ang Lord, nag-backslide, tumalikod sa paglilingkod, iniwan ang commitment, amen? Bakit? Hindi nabantayan ang puso. Kung alam lang natin ang importansya at kahalagahan, the seriousness of guarding our hearts, then we will not compromise our commitment, our faith, our Christianity in exchange of the world. Ano man iyon, babae, lalaki, pera, amen, fame, whatever it is, you know, sabi ko nga paulit-ulit, tatlo yung pitfalls ng Christian, gold, pera. Pag minahal mo ang pera higit sa Diyos, and then glory, kapag ikaw ay nalunod sa tagumpay, kala mo ikaw ang nagpatagumpay sa sarili mo at hindi ang Diyos, and girls or boys. Amen? Kapag hindi mo nabantayan ang puso mo at na-inlove ka sa maling tao at maling panahon, ay maaaring ikaw ay mawala sa Lord. And so, Proverbs 4:23 is correct. We should guard our hearts. And then, why do we have to guard our heart? Why? Bakit daw? Kailangan natin bantayan ang ating puso. Because it is very valuable, napakahalaga. Sabi ko nga kanina, kapag ang buhay natin ay nakasalalay sa pintig ng puso natin, this is the most important organ of your body. Once this stops beating, we are dead. In the same manner that our spiritual hearts, once it stops beating, we are dead. Amen? Patay tayo. And so, we guard our heart because it is very valuable. We do not guard something that is worthless. Di ba?
Hindi natin binabantayan ng isang bagay na walang halaga. Amen? Yung mga walang halaga, kinukuyagot natin. We throw them away. Amen? Every Thursday, every Sunday, hinihintay natin yung basurero kasi ready na nating itapon. Sapagkat walang halaga. Pero iba ang puso. Pinapahalagahan natin ang puso sapagkat ito ay mahalaga. It has of some great value. And so we treasure it, we value it, we guard it. Amen? Amen? Nilalagay natin sa isang safe na lugar ang ating puso. Pero kapag wala yung kwenta, tinatapon natin. And so, we guard our hearts because it is very valuable. It is worthy to be guarded. Amen? Number two, we guard our heart because it is the source of life. Tama, di ba? The heart pumps blood into our body, into our system. And so, we live. If our heart stops pumping, if our heart stops working, our source of life is gone. And so, we die. Ganun din po sa ating mga espiritu. Ang ating puso, pag hindi natin nabantayan, na siyang pinagmumulan ng buhay, ng ating buhay espiritual, kapag hindi po natin ito nabantayan, ito po ay titigil at tayo po ay mamamatay. At bakit po natin kinakailangang bantayan ang ating mga puso? Sapagkat ito ay constantly attacked by the enemy. It is our heart that is always vulnerable. It is our heart that is always targeted by the enemy. Amen? Alam ng diablo kung ano yung weaknesses natin. Alam ng kaaway kung ano yung ating mga kahinaan. Bakit? Sapagkat kitang-kita niya tayo, basang-basa niya tayo. Kaya dahil doon, every now and then, doon niya tayo inaatake. At magkaminsan, hindi natin yung napaghahandaan. So we guard our hearts because it is constantly attacked by the enemy. Because he knows that if he, you know, targets our heart and we are not ready to guard it, then ano pong mangyayari? Tayo po ay babagsak. We will fall away. Amen? Kaya po nung unang panahon, yung mga warriors, yung mga soldiers, yung mga, whether they are Roman soldiers, ano po, kapag sila po ay pumupunta sa battle, well geared up sila. Meron silang helmet, meron silang breastplate, meron silang mga bagay na sa kanila po ay magpuprotekta. Amen? Para tamaan man sila ng sibat, hindi sila tatamaan. Amen? So, pag hindi sila nag-geared, hindi sila nagkaroon ng mga protection, wala silang warriors, breastplate, or helmet, kapag sila po ay tinamaan ng mga weapons ng kaaway, direkta sa katawan nila patay sila. Amen? So, ganun din daw po sa atin. So, ang Bible ay nasa Ephesians chapter 6 naman yan. Makikita po natin yung ating mga weapons of warfare. Pero that's another teaching for us to learn. But today, I would just like to tell you again that we have to guard our hearts. Amen? Amen. Sabihin mo sa sarili mo, I will guard my heart. Amen. Babantayan ko ang puso ko. At nawa yung pagbantay natin sa puso natin ay hindi lamang yung paglinggo na nakaupo tayo dyan, kundi it is a 24/7 thing. Ano ibig sabihin yun? 24 oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, na binabantayan natin ang puso natin. We are always on a constant alert to guard our hearts. Amen? Because once we are attacked and we are caught off-guarded, tayo po ay mawawala sa Panginoon. At maraming nang ganyan, di ba? tingnan nyo yung mga kasama nyo na nakasabayan sa paglilingkod. Praise God, nandiyan pa rin kayo. Kasi ibig sabihin, nabantayan nyo yung puso nyo. Hindi kayo nawala sa Lord. Pero sila, nawala sa Lord. Why? Because they were not able to guard their hearts. Yes, that's the, you know, simple truth about it. Hindi po nila nabantayan ang puso nila. So, pinagpalit nila ang Panginoon sa mga bagay na pangmundo. Amen? At hindi po nila nabantayan. Okay, so, now let's go to Colossians chapter 3. Okay?
Colossians chapter 3. To be a Christian, what does it mean? Sabi ko nga kanina, how can we build our character? Because we want to glorify the Lord. After our salvation, it is not enough that we are saved. But we have to work out our salvation and show the Christian character in our lives. Sapagkat yun ang binabantayan ng mundo. Amen? Kaya tayo napupulaan. Christianity is being mocked by other people because it is so sad, but yes, amen, ang mga Kristiyano po ay hindi nakikita ang bunga sa kanilang mga buhay. So, kaawaan tayo ng Panginoon, pag-aralan po natin, how can we build a Christ-like character in our lives? Amen? How can we build a Christ-like character? Sa 2 Corinthians 5:17, alam nyo na to, you know, if you are in Christ, you are a new creation. All things are passed away, new things are become new. Amen? So, ang sabi ay napakalinaw. Kapag tayo raw po ay nakakilala kay Kristo, tayo bago ng nilalang. Amen? So, tingnan mo sarili mo. May nagbago ba sa'yo? Mula nang tumanggap ka kay Kristo? Hello? Kapag tinitingnan mo ang buhay mo, nasasabik ka ba na dumating ang Linggo para makasamba ka sa Panginoon? O tinitingnan mo ang Linggo bilang isang hadlang para mo mapaligaya ang sarili mo? Kasi Linggo dapat nanonood ako ng sine o kaya nanonood ako ng boxing eh. Dapat Linggo nanonood ako ng TV. Bakit kinakailangan akong pumunta ng church? Kapag ganyan ang attitude mo, malayo ka pa sa Kristyanismo. Malayo ka pa sa character na dapat ay nakalaan para sa'yo. Because you have the wrong heart. You know, you have the wrong priority. Mali yung pananaw. Amen? So, you can only be called a Christian when you have put on a new self. You are a new creation. Amen? A new creation. Nagbago ba ang buhay mo mula nung nakilala mo si Kristo? Kung hanggang ngayon palamura ka pa rin, you are not a new creation. Kung ikaw ay palasugal pa rin, you are not a new creation. Kung ikaw nagka-crave ka pa rin ng alcohol, kasi bago ka nakakilala kay Kristo, ay umiinom ka na ng, you know, lumalaklak ka na ng gin, ng black label, ng whiskey, ng bino. Ano man ang iniinom mong alak, kapag nakakilala ka sa Panginoon, dapat iniiwan mo na yon. Pero kung hanggang ngayon, Kristiyano ka na. Meron pang mga naglilingkod na sa Lord, ha? Pero pumepetiks pa yan. Pag weekend, umaano yan, biglang nawawala. Yung pala sumasideline, umiinom ng alak. So, what am I saying? If you are a Christian, you are a new creation. Amen? Yun ang tatak ng pagiging Kristiyano. Now, how do you achieve to be, you know, a new creation? Zechariah 4:6, it's not by your might, nor by your power, but by the Spirit of God. Hindi ng lakas mo. Hindi mo kayang iwanan ng alcohol eh. Hindi mo kayang iwanan ng drugs. Hindi mo kayang iwanan ng pagmumura, pagsusugal, pangangalunya, pangangaliwa. Hindi mo to kayang iwanan ng sarili mong lakas. Ang sabi ng Zechariah 4:6, sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon. This is the Spirit of God who will work out in you. Amen? It is not by might nor by power but by the Spirit of God. So ano lang ang kinakailangan mong gawin? You surrender. You admit, Lord, hindi ko kayang iwanan. I crave for drug. I'm an addict. Addiction talaga ang kinalulungan ko. Hindi ko kayang iwanan ng alcohol. Natutuyo yung lalamunan ko pag hindi nakatikim ng alak. Hindi ko kayang iwanan ang babae ko kasi nalulung na ako rito. Hindi ko kayang iwanan ang sugal, ang bingo, ang loto, anumang klase ng sugal, ang sabong. Hindi ko to kayang iwanan kasi kinamulatan ko na to, kinagawian ko na ito. Hindi ko kayang iwanan. Kapag inamin mo sa Diyos na hindi mo kaya, darating ang tulong ng Diyos para ikaw ay lumaya. Amen? Ang kailangan natin ay tulong ng Espiritu ng Diyos para tayo ay lumaya.
We need the Spirit of God to help us be set free from all our iniquities and bondages. Because these are bondages, amen? Gambling, lying, deceit, and alcoholism, addiction to drugs, and immorality, sexual immorality. All of this are bondages in our lives before we came to know the Lord. And when we have come to know the Lord, the 2 Corinthians 5:17 declares we are a new creation, but that does not happen overnight. Although merong mga nakakaranas nun yun, instant nawawala yung kanilang panlasa sa sigarilyo. Merong mga ganon. Yung nung nakakilala sila sa Panginoon, nawala na lang. Dati, hindi sila mapakalina, hindi sila nakakahit-hit. Chain smoker sila. Pero by miraculous hand of God, nawawala yung desire. But it is not always the case for everybody. Hindi ganun lagi. Pag hindi ganun sa'yo, and you struggle every day. Amen? You struggle every day for your cravings, for alcohol or for drugs or for pornography. That is when the Spirit of God comes. The Spirit of God will help us. And so we have to ask for the help of the Spirit of God. Amen? Hihingin natin ang tulong. Okay, so tingnan po natin sa Colossians chapter 3 verse 1. Since then, you have been raised with Christ. So, set your hearts on the things above, where Christ is seated at the right hand of God. Amen? Sabi po doon, if you have been raised with Christ, you seek the things that are above, where Christ is seated at the right hand of God. So, what? Sabi ko nga kanina, we have to change so that we can be called a new Christian. Kinakailangan may pagbabago sa buhay natin. At ano yung unang pagbabago? What is one practical, pragmatic change in our life? Number one, change your focus. Kung ikaw ay, nung hindi ka pa Kristiyano, ang focus mo ay dito sa mundo. All of the things that are below. Fame, money, amen, power, lahat ng mga bagay na dito sa lupa. Ang sabi po ng Colossians 3 chapter 1, number 1, kinakailangan baguhin mo ang iyong focus. Dati puro ka bagay dito sa panlupa, pero ang sabi doon, ngayon itinaas ka ng kasama ni Kristo, seek the things that are above. Amen? Yeah. Seek the things that are above. Marami po ang hindi nagtatagumpay sapagkat hindi po nila nabago yung focus nila. Hanggang ngayon, ang focus pa rin nila, pagkita ng pera, pagyaman, ng power, you know, to accumulate power and use this power to enrich themselves. Ganun po ang marami pa rin tao. First thing that we have to do when we came to know the Lord is to change our focus, just like Colossians chapter 3 verse 1 says. Seek the things that are above. Because if we do so, we will have a sight of eternity. Amen? Meron ka ng kaisipan ng bagay na pang-eternal. Kasi dati pang-temporal lahat yung desires natin eh. Pang-temporal lahat yung mga bagay na nandito sa lupa ang ating mga nire-recognize at inaasam. Pero ang sabi po ng Colossians 3 verse 1, this time, seek the things that are above. Nasain mo, pag nasaan mong abutin ng mga bagay na panlangit. Kapag ginawa po natin ito, mababago po buhay natin. Amen? Kasi kapag ang mga bagay na panlupa, if we seek the things that are earthly things, if we seek the things that are temporal, and then we are not able to achieve that, we become frustrated. Amen? Tayo po ay mafu-frustrate. At pag na-frustrate tayo, mawawalan na tayo ng pag-asa. Pag nawalan tayo ng pag-asa, ano mangyayari sa buhay natin? You know, we go down the drain. Tayo po ay nawawalan na ng ganang mabuhay. Kaya maraming tao, hindi po sila nakaka-survive doon. You know, they become losers and most of them, they take their own lives. Because they get so frustrated that they are not able to achieve what they want. Pero kapag ang focus mo ay panlangit,
kahit na hindi mo narating ang mga bagay na gusto mong datingin dito sa lupa, sapagkat alam mo may mas magandang nag-aantay sa iyo sa langit. Di ba? Hey, hindi ka magpapakamatay. You will not become frustrated. You will not become depressed. Because your point of view, your focus, your vision is something that is above the worldly things. And that is the eternal things. And so you have hope. Amen. You continue to live because you know that you are striving for something that is greater than temporary, greater than is in the world, and that is the eternal thing, eternity. Amen. Yes. Yung pong eternal point of view. Amen. Yes. So, focus. Sabihin natin lahat, focus. Okay. Ano po yung focus natin ngayon? What is our focus? As of now, honestly speaking, realistically speaking, what consumes our focus? What consumes our desires, our mind? Amen? Ano po ang ating pinagkakaabalahan ngayon? Kinakailangan, sabi ng Colossians 3 verse 1, a change in focus, a change in vision. Amen? Instead of the temporal and earthly things, seek for the things that are eternal. Seek for the things that are above. Amen? Heavenly. Amen? Godly. And if you do that, ano man ang dumating sa buhay mo, you know that Christ, you know, if you seek the Lord, you recognize that you have been raised with Christ, na itaas ka ng kasama ni Kristo. Iba magiging tingin mo sa sarili mo, di ba? Na itaas ka ng kasama ni Kristo. Hindi ka na ginawa ng Panginoon na maging talunan. You are not a loser. You are a winner. You have been seated with Christ. Hallelujah. Amen. You have been seated with Christ. Sabi dun sa Colossians 3 verse 1. Christ is seated at the right hand of God. And if Christ is in you, amen, you are co-inheritor. Magiging kasama kanyang Sino ang gusto nitong makakasama ni Kristong nakaupo doon sa trono ng Ama? Amen? Side by side. Diba? Dito sa lupa, sinisipa-sipa tayo. Tingin sa atin, mababang tao. Kasi, hindi naman tayo kilala, wala tayong kapangyarihan, wala tayong magandang sasakyan, wala tayong malaking bahay o tahanan, wala tayong negosyo, hindi tayong mga bilyonaryo. Amen? So, we are treated as somebody who is nothing. But it is different when your focus is that you are seated with Christ in heaven. Amen? Mag-iiba tingin mo sa sarili mo. Amen? Kahit na magkamal sila ng milyon, sasabihin mo, mas mapalad pa rin ako. Kasi sila may billion, wala namang Kristo. Amen? Ako may Kristo. And I am seated with Christ. Amen? In the heavenlies. Hello? Diba? Mag-iiba tingin mo sa sarili mo. You are empowered. Amen? At hindi mo titingnan ang sarili mo na parang wala. Wala kang kwenta or you're a loser. But no, you are a winner because you are seated with Christ. Amen? 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 Focus. So it's just a matter of focus. Amen? So ngayon, tingnan po natin kung ano yung focus natin. Let us abandon our focus on worldly things, on earthly things, because it will not lead us somewhere. But when we are focused on the things that are above, sabi ng Bible, and desire to be together with Christ, seated with Him, you know, along the Heavenly Father, ay naku. Amen? Mag-iiba tingin mo sa sarili mo. Amen? You are empowered and you say, I am undefeated, I am invincible, I can do anything, I can do everything. Magagawa ko ang lahat ng bagay. Amen? 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 Kaya pag meron tayong problemang kinakaharap, amen? Alam mo, magtatagumpay ka. Kasi alam mo, na nangako ang Diyos sa'yo na pagtatagumpayin ka. Diba? Mag-iiba. Maraming tao, hindi po nararanasan ang katagumpayan sapagkat mali ang focus nila. Amen? Mali ang focus nila. Nung nagpagawa ako ng salamin, sabi, nung una ako nagpagawa ng salamin, sa tabi-tabi ko lang kasi pinagawa eh, hindi ako in-educate ng optometrist
o nung sino man na, na pinag, nang gumawa sa akin. Hindi ako tinuruan paano gamitin yung aking progressive na na ano na salamin. Yung pala merong tamang paggamit nun. Eh, hindi ko ginagamit. Pinagawa ko, pero hindi ko ginagamit kasi nahihilo ako. Sabi ko, ayoko, nahihilo ako lalo eh. Amen? Ngayon, nagpagawa ko ng bago. Dahil maganda yung pinagpagawaan ko, medyo may pangalan, may brand, talagang tinuruan ako, inupuan ako, ganito po ang paggamit niyan, ganito kinakailangan po. Una, step by step, itinuro sa akin. Ngayon, na-enjoy ko. Nagagamit ko yung salamin ko sapagkat alam kong gamitin ito. I am on, sabi niya, focus po, focus. You have to be in the right focus. Kaya po kayo nahihilo. Sabi ko, Doc, kaya ko, meron akong salamin eh, actually. Kaya lang, siguro hindi ko na kagrado, kaya nagpapagawa ako. Yung pala, hindi rin, kagrado ko pa rin, kaya hindi lang ako marunong gumamit. Tinuruan po ako, sabi nga nun, focus po. Kaya po kayo nahihilo kasi out of focus kayo. Kaya kayo nahihilo kasi out of focus. Maraming Kristiyano nahihilo sa pagiging Kristiyano sapagkat out of focus. Amen? Amen? Sapagkat out of focus. Hindi ma-enjoy yung buhay sapagkat out of focus. But if we know our focus, and the Bible says in Colossians chapter 3 verse 1, seek the things that are above. Amen? What are you seeking for? What are you working hard for? Ano yung pinaggugugulan mo ng yung lakas, ng yung strength, ng yung time, ng yung resources? What do you spend your time, strength, resources on? Do you spend them on the things that are below? The things that are temporary? Or do you spend them on the things that are above? Focus. Amen? So that is number one. Para po tayo magkaroon, mabuild natin yung ating Christian character, the first thing that we have to do is to change our focus. Pag Kristiyano ka na, you are above and beyond this world. You are a citizen of heaven. Amen? Ang iyong citizenship ay sa langit. More than you as a Filipino, your citizenship is in heaven. Ang iyong citizenship ay hindi lamang Filipino, kagaya sa passport, pero meron kang mas mahalagang citizenship. Ayun ay ang pagiging citizen of heaven. Amen. Do you want to belong to the, you know, to the heavenly kingdom? Make sure that you are a citizen of it. Amen? Amen. Okay, so that's Colossians 3 verse 1, a change in focus. May follow up yan sa verse 2, Colossians 3 verse 2. Set your minds on the things that are above. Amen? Sinusugan pa. Set your minds. After you've changed your focus, you change your mind. Set your mind. Saan mo raw isa-set yung mind mo? On the things that are above pa rin. So napakahalaga kasi kapag ang puso natin ay ang laman ay pera, pananalapi, negosyo, lahat ng mga bagay dito sa lupa, lahat yan mawawala isang araw eh. Di ba? Mawawala isang araw. Kaya sabi ng Bible, huwag kang mag-iimpok ng kayamanan dito sa lupa na sinisira ng tanga, sinisira ng kalawang. Mag-impok ka ng kayamanan doon sa langit. Ang pera mo, i-invest mo sa evangelization, purihin ang Panginoon, makikita mo. Pagdating po ng pagsusulit, ay naku, napakarami mong regalo sa Diyos. Sapagkat ibinigay mo ang iyong resources, ang iyong kayamanan sa pag-abot ng maraming kaluluwa. Hindi mo ito ipinagdamot. Kaya ang sabi ng Bible, set your mind on the things that are above, not on the things that are on earth. Question, what occupies most of your thoughts? Sabi nga nun, set your mind. Pagkatapos mo ng focus, ano raw po ang dapat mong baguhin? Yung iyong mind, yung iyong isip. Amen? Magkadugtong ito, focus and mind. Set your mind on the things that are above. So talagang napakadiin ng Bible. The Bible is very makulit in telling us that our thoughts, our focus should always be on the things that are above. But the question is, what are we most preoccupied of? What are the things that we are thinking most of the time? Ano yung mga iniisip natin madalas?
Ano yung mga bagay na nag-occupy ng mind natin? Tanungin natin ang sarili natin. Yung bang mga bagay na above, sabi doon, set your mind on the things that are above, that is like worshiping the Lord, loving the Lord, praising the Lord, or the things that are below. Ano kayang kakainin ko bukas? Ano kayang pang-tuition ng anak ko? Paano kaya magsasara na naman ako? Magla-lockdown na naman? Ano na naman ang mangyayari sa akin? Puro po yan dito sa below. Amen? Amen? Hindi ko sinasabing wag natin din yung isipin. Pero hindi po dapat yun ang nag-o-occupy ng ating isipan lagi-lagi. Sapagkat merong mas mataas, mas importante kaysa mga bagay na iyon. At yun ay ang mga bagay na panlangit. Paglingkuran ng Diyos, mahalin ng Diyos, makipagniig sa Diyos, kilalanin ng Diyos. Amen? Kilalanin ng ating Panginoon. So, after you change your mind, you change your focus, you change your mind. Amen? Colossians 3, 1 and 2. So, yun po ang kinakailangan nating malaman. Tapos sa verse 3, sabi doon, "For you have died, and your life is now hidden with Christ." Tayo raw po ay namatay na. Namatay saan? Namatay na tayo sa dating tayo, sa dating buhay natin, sa dating sarili natin. Patay na yon. Wala na yung dating Ging, wala na yung dating Abet, wala na yung dating Christy, wala na yung dating Antonia. Amen? Tayo ay bagong nilalang kay Kristo. At sabi doon, our life is hidden in Christ. Hallelujah. Our life is hidden in Christ. Yung ating daw pong buhay ay nakatago kay Kristo. Kaya kapag ang buhay mo ay nakatago kay Kristo, siguradong safe ka. Amen? Kasi nakatago ka kay Kristo eh. Bago ka makita ng Diablo, makikita mo niya si Kristo sa'yo. Hello? Pero kapag ang buhay mo ay hindi nakatago kay Kristo, delikado ka, exposed na exposed ka. Pag tinarget ka ng Diablo, bullseye ka. Patay ka. Kaya dapat lagi tayong nakatago kay Kristo. Colossians 3:3, our life is hidden in Christ. We are dead to ourselves, our old self. We have died. Patay na yun. Amen. Patay na yung dating Ging na palamura. Patay na yung Ging na, you know, na mayabang. Patay na yung Ging na walang pagnanasa kundi mga bagay na dito sa mundo. Amen. Patay na yung Abet na umiinom ng alak. Amen. Patay na yung Abet na nagda-drugs. Patay na yun. At ang buhay niya ay nakalilim kay Kristo. Hidden in Christ. Amen. Yun po yung desire natin, that we should be hidden. Our lives are hidden in Christ. Because when we are hidden in Christ, we are safe. We are safe. Kahit may pandemya pa. Kahit dumating pa ang maraming klase ng UK strain. Kahit mag-evolve pa ng million beses ang virus na yan. Amen? Kahit mag-evolve pa ng million beses ang virus na yan, hindi ka niyan maapektuhan kapag ikaw ay tunay na nakatago ang buhay kay Kristo. Sapagkat ang sabi ng Psalm 91, "He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty." Ang buhay mo ay nakatago kay Kristo para raw siyang isang malaking ibon na tayo po ay kanyang kinakanlong sa kanyang pakpak. Itinatago sa kanyang pakpak upang tayo maprotektahan, upang tayo ay samahan. At anuman ang dumating na sakuna, anumang dumating na atake ng kaaway, hindi po magtatagumpay. Amen? Whatever the devil has planned to harm us, to destroy us, to attack us, it will not prevail because our lives are hidden in Christ. Amen? Amen. But if you think that your life is not hidden in Christ, that means you are exposed to the enemy. Delikado ka. Amen? You are in the grave danger because you should be hidden in Christ. Amen po ba? Amen. So that is verse 3. Now, ano po yung susunod? Sa verse 4, "When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory." Verse 5, "Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature."
Amen? Hindi lamang daw po babaguhin natin yung ating focus, hindi lamang babaguhin natin yung ating mind. Ang sabi po doon, patayin nyo. Amen? Patayin nyo yung ano? Old nature nyo. Sino ang papatay? Kayo. Sino ang papatay? Ako. Hindi si Lord. Ang problema sa mga hyper-grace teaching, hyper-grace doctrine, lahat inasa kay Lord. Si Lord ang bahala dyan. Si Lord lahat yan. Hindi po. Sabi doon, put to death your old self. Who will put to death? You and me. We should be responsible in killing that old self. Tayo po ang papatay, hindi po si Jesus. Pero kapag dinesire natin na patayin ang ating old self, tutulungan tayo ni Jesus. Pero sa atin magmumula, hindi pinapakialaman ng Panginoon ang ating volition, yung ating will. Yun nga yung pagiging Kristiyano natin eh. Bakit si Adan, sabi ng mga pilosopo, bakit hindi ba alam ng Diyos na babagsak si Adan? Di sana wala nang problema ngayon. Dapat inarang ng Diyos si Adan. Alam niya pala eh na matutokso si Eva. Bakit hindi hinarang ng Diyos na kainin din niya? Kinain ni Adan eh. Hindi pinakialaman ng Diyos. Hindi hinarang ng Diyos. Ganon din sa buhay natin. Hanggang ngayon, hindi ba? Hindi tayo hinaharang ng Diyos. Kung gusto natin gawin yung gusto natin gawin, nagagawa natin. Because we are not robots. God has created us in His likeness and image, but He has given us our free will. Because God wants us to worship Him out of our own decision, out of our own will, out of our own hearts. Sinong matutuwa na kapag ikaw ay merong subject? Sambahin niyo ako. Sinasamba ka lang dahil takot sa'yo. Pero hindi dahil mahal ka. Hindi dahil gustong sundin ka. Iba yun eh. Amen? Ganun po sa Diyos. Ayaw po niya na para tayong mga robot, parang mga manika, na lahat tayo sumasamba sa Kanya kasi nakaprogram tayo. Mas masarap yung sinasamba mo't minamahal ang isang tao sapagkat mahal mo siya. Natutuwa ang Diyos kapag ganun po yung ating attitude. Amen? We love Him because we love Him, not because. Amen? And so, yun po yung sinasabi, put to death therefore whatever belongs to your earthly nature. So, let us annihilate our old nature. That means let us kill. Amen? Patayin natin yung... Malinaw po ba yun? Sino ang papatay? Tayo. Ngayon, dyan ngayon lalabas yung madugong labanan. Sapagkat, yun nga yung sinasabing, mahirap kalabanin ang sarili. Diba? Mahirap kalabanin yung sarili. Mas madali pang kalabanin ang Diablo. Sapagkat ang Diablo, sa pangalan ni Jesus, kayang-kaya mong gapiin eh, wasakin, durugin eh. Makikinig siya sa pangalan ni Jesus pag inutusan mo siya. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven. I-bind mo lang ang Diablo, talo na siya eh. Pero yung sarili mo, hindi mo pwedeng gapusin. You cannot bind yourself. You have to kill yourself. What am I saying? You have to put to death your earthly nature, your old nature. Amen? So ano po yung mga yun? Sa verse 5, kung titingnan natin, ano yung earthly nature that we have to kill and put to death? Sexual immorality. Kaya po ang pangangalo niya ngayon ay ganun na lang. Makikita mo, ngayon nag-glorify ang immorality. Nag-glorify yung pangangabit. Napaka-normal na, di ba? Amen? Pinakakakitaan nga sa YouTube eh. Yung nagkinabit ni ganito, nagkabit sa ganyan, nag-iiskandalo sila, million-million ang views sa YouTube. Pag ang kwento ay puro kabit ni ganito, kabit ni ganyan, inaway ni ganyan, amen? Nagpunta ng abroad, nagkaroon ng kabit, iniwan yung asawa rito, that's sexual immorality. Nag-glorify. Pero pagdating sa mga Word of God, makikita mo, ilan lang ang views. Kasi ayaw pakinggan, ayaw panoorin. Pero yung mga kabit, million ang views, 9 million, 10 million. Ano na pala mo doon? Amen? Kwento ng mga kabit. This is sexual immorality, which the Bible says put to death. Amen? We should not be glorifying this, but the world is glorifying it. But it is part of what is the world, the Bible is saying,
you know, the growth of wickedness in the last days. Okay? So ano po yung mga bagay na dapat daw nating patayin, put to death? Sexual immorality. Amen? Impurity. Impure thoughts. Amen? Ano yung kapag ikaw ay nanunood, kapag ikaw ay nagbabasa, ano yung laman ng puso mo o ng mind mo? Impure thoughts. Amen? Put to death. Ano pa yon? Lust. Amen? Lust. Bakit po tayo sumasakabilang bahay? Naghahanap ng ibang asawa, naghahanap pa ng mistress, kahit may pamilya na, may asawa na, because of lust. Amen? This is a work of the flesh. And we should put that to death. Amen? Huwag mong sabihin, kasi marupok ako, tao lang ako, o tukso, layuan mo ako. Hindi ka lalayuan ng tukso. Ikaw ang lumayo sa tukso. Diba? Amen. Hindi po uubra yung mga chauvinist rationalization na, kasi lalaki ako eh. Lalaki ako eh. Normal lang yun. Amen? Normal lang. Hindi po normal yun. Sabi ng Bible, patayin mo yun. Kapag ikaw ay nagnasa ng ibang babae maliban sa iyong asawa. That is lust. And that is not to be tolerated. That is to be put to death. You crucify that. You kill that. Amen? It is not the Lord who will do that. It is not the angels who will do that. You will do that. Amen? Ako ang gagawa nun. Kayo ang gagawa nun. Tayo ang gagawa nun. Tayong papatay nun. Hello? Next. Ano po doon? Evil desires. Amen? Evil desires. Kapag tiningnan mo yung katabi mo, yung kapitbahay mo, ano ang ninanasa mo para sa kanya? Honestly. Gusto mo ba na siya ay mag-flourish? Magtagumpay? Gusto mo ba na siya ay lumago? Or gusto mo ba, sana, ganito, ganyan. Ang wini-wish mo sa kapitbahay mo ay mag-fall siya, mag-fail siya. Amen? Evil desires. Amen? Yung mga evil desires. Next, ano po yung susunod? Greed. Greed. Ano po yung greed? Pagnanasa at pagmamahal sa pera. Yung kasakiman. Okay? Greed, kasakiman. And verse 7, sabi doon, idolatry. Amen? Idolatry. Ano ba yung idolatry? Malawak to. Meron yung literal na idolatry. Makikita mo po ang mga tao. Nilalagay nila yung mga inanyuan na mga bagay doon sa kanilang mga altar, mga bato o kahoy na nililok, dinamitan, napalamutian ng ginto, magagandang damit, at pagkatapos binigyan ng wig na buhok, at pagkatapos sinamba ng tao. Amen? That's idolatry. But idolatry is not only those images that people worship because of fanaticism and religiosity. Idolatry could be something that you put in your heart and you put above the Lord Jesus Christ. Amen? Sinong idol mo? Dati idol mo si Jesus Christ. Ngayon, idol mo na si Blackpink. Diba? Idol mo si BTS. Idol mo. Ang dami pong ino-offer ang mundo ngayon para maging idol ng tao. Amen? Hello? And that's idolatry, whether you like it or not. You go out of your way para sila ay, sa social media, nauubos yung oras mo sa kaka-follow sa kanila. Sinusuportahan sila, binibili yung merch nila, yung mga merchandise nila, para masuportahan mo yung mga idol mo. Amen? Kaya itong mga idols na to, million-million ang followers sa Instagram, sa Twitter. Amen? At ano po yung binibigay nila sa atin? Amen? Do they give us something that will give us victory in our lives? Kapag tayo po ay dumadating sa mga problema at laban ng buhay? No. But why do we idolize them? Amen? Because that is a work of the flesh. Yun po yun, idolatry. Ano daw po ang ginagawa doon? Put to death. Hello? Amen? Nakakalungkot po, di ba? Dati pinopost mo si Jesus, Word of God. Ngayon, si Blackpink.
Amen? Sino man sila. Si Jimin, si Jenny, sino man. Amen? So, look at your heart. Sino ang idol mo? Amen? Doon po sa verse 6, sabi doon, "You put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry, because of this, the wrath of God is coming." Bakit daw po natin ito dapat na patayin sa ating mga buhay or i-let go sa ating mga buhay? Sapagkat may kaakibat itong kaparusahan, the wrath of God. So if we involve ourselves in sexual immorality, lust of the flesh, lust of the eye, pride of life, evil desires, greed, idolatry, ano raw po ang nakakabit dito? What comes along with these things? Earthly things. Wrath of God. The wrath of God. The judgment of God. Ay, ano ba ang gusto mo? Blessing or wrath? Blessing or judgment? Blessing. O kung gusto mo ng blessing, iwanan mo itong mga bagay na to na sinabi ng Bible. Iwanan mo ang sexual immorality, iwanan mo yung asawa mo, iwanan mo yung kinakasama mo. Iwanan mo yung kinakasama mo, balikan mo yung asawa mo. Amen? I-let go mo yung pornographic thoughts mo. Amen? Huwag kang nagbababad sa computer, binabasa mo at saka ine-enjoy ang mga pornographic materials. That's impure thoughts and lust of the flesh. Amen? Kaya ka naghahanap ng kaligayahan sa ibang babae kasi ang ugat noon, pornography. Amen? Hindi mo naisuko yung pornography mo. Kaya hindi ka makontento sa asawa mo, naghahanap ka pa ng ibang babae. Because of your pornographic thoughts, lustful thoughts, you have to kill that and put that to death. Greed and idolatry. Amen? I am talking even idolatry in the, you know, pinakamababaw na definition ng idolatry. At yun na yung pag-a-idolize sa ating mga idolo. Amen? Idolo natin yung mga buksingero. Idolo natin yung mga K-pop. Idolo natin yung mga actors and actresses. We idolize them. And we put them above and beyond our Lord Jesus Christ. Amen? There should be only one idol in our hearts. And that is the Lord Jesus Christ. Amen? Because why? Because God is a jealous God. Mapanibuguin po ang Diyos. Ang sabi po sa Old Testament, sa Exodus, "For God is a jealous God, so do not worship any other God before Him. For God is a jealous God, and He brings wrath to those who worship other gods than Him." Amen? Amen. Amen. So yun po ang napaka-importante doon. Sa verse 8, "But now you must also rid yourselves of these things," okay? "Anger, rage, malice, slander, filthy language." Amen? Ano raw po? May dagdag pa. Galit. Rage. Amen? Mas mataas na uri ng galit. Malice, slander, pagchichismis, paninirang puri, and filthy language from your lips. Amen? Yung pagmumura natin, bulaklak na ng dila natin yun eh. That's why we say, wala naman yun eh. Pero yun po ay isang bagay na karumal-dumal sa harapan ng Panginoon. Because our lips are created to worship and praise the Lord. These lips should not be, you know, used to say filthy words or filthy language. Amen? It should be something that should be used for the glory of God. So, rage and anger. Amen? Tingnan natin yung puso natin. Tayo po ba ay punong-puno ng galit? Sama ng loob? Hinanakit? Magkaminsan, hindi nga natin alam eh, that we are an angry man. Amen? Konting kibot nagagalit tayo. Konting kibot naiinis tayo. Konting kibot naiirita tayo. Tingnan mo bakit? Kasi marami namang tao, marami nga hindi Kristiyano eh, pero kalmado. Pero marami Kristiyano, konting kibot, nagagalit, naiinis, di ba? Nagwawala. Kristiyano yon. Pero marami mga Kristiyano, hindi Kristiyano pala, kalmadong kalmado.
parang mas Kristiyano pa sila. Kaya lang, wala pa rin Kristo. Pero meron talagang mga ganong tao eh, di ba? Very, very calm and very gentle. Pero, tinan po natin, ano yung ugat, pinag-uugatan ng ating mga galit, mga puot sama ng loob. Baka meron tayong mga, nung nakalipas ay naranasan nating inapi tayo. Naranasan nating tayo po ay na-insulto. Somebody told us something that hurt us. And we did not even know na yun na yung nagmamanipulate ng buhay natin. Those bad experiences in the past, amen? Yung kamag-anak natin, minaltrato tayo. Yung mga kamag-anak natin, ininsulto tayo. Yung mga kamag-anak natin, inabuso tayo. At hindi po natin nakalimutan iyon. At ang buhay natin ay dumaan. At hinarbor natin yung sa puso natin, the anger and the hatred in our hearts. And we don't even know and notice. Yun ang masama eh. Hindi natin alam. Yun na pala yung kumakain ng pagkatao natin. Yung galit na yun, yung sama ng loob. Masama ang loob mo kay uncle mo, kay auntie mo, you know, sa nanay mo, sa tatay mo, sa kapatid mo, sa mga tao sa paligid mo. Kasi inabuso ka. Kasi minaltrato ka. At yun ang naging dahilan kung bakit nagtanim ka ng galit. At hanggang sa ikaw ay nag-asawa na, the same galit na hinarbor mo for years in your life ay nagmamanifest every time. Konting kibot, nagagalit ka. Sino pinagdidiskitahan mo? Mga anak mo. Nagtataka yung mga anak mo. Bakit nagalit si tatay? Bakit nagalit si nanay? Hindi mo alam may pinag-ugatan yun. Ang kawawa, sinisira mo ang pamilya mo. Sinisira mo mga anak mo. Wala naman silang kinalaman. Wala naman silang kasalanan. Bakit sila ang pinagdidiskitahan mo? Sila ang kinagagalitan mo. Para kang sumasabog. You are like a time bomb. Anytime it could explode. Konting kibot. Very sensitive ka. Nagagalit ka. I'm not saying this kasi sabi ng Bible eh, anger. Anger and rage. You are a very angry man. And you don't even know it. You don't even notice it. You are a very angry woman. Punong-puno ka ng galit. Tingnan mo anong pinag-ugatan. Bakit ka galit na galit? Wala ka namang dahilan para magalit. Amen? Because life is beautiful. Life is beautiful. Amen? Life is good. Amen? Pinagpala ka. Wala kang dahilan para mabuhay sa galit. Amen? Kaya sabi ng Bible, patayin mo ang galit. Put to death your anger and your rage. Amen? Anger is galit. Yung rage is mas mataas na galit. Ito yung pumapatay. When you are, sabi nila yung road rage. Yung mga road rage, nagkatutukan lang. Bumaba. Walang gustong magbigay. Walang gustong umatras. Walang gustong magbigay. Bumaba. Binaril. Amen? Marahil alam niyo yung kwento ni Eldon Maguan. Amen? Binaril siya ng isang Rolito Go. Dahil sa ano? Dahil sa isang traffic incident lang. Pwede naman na umatras ka na, di ba? Bakit ayaw talaga eh? At bumaba pa talaga, binaril pa. Walang kakwenta-kwenta. What is that? Rage. Amen? Hindi lang doon yun, may ugat yun. Hindi ka naman basta babaril yun. Babaril ng ganun lang kung wala ka talagang malalim na galit sa puso mo eh. But you are being triggered by small things. Maliliit na bagay, tinitrigger yung galit mo. At pag nagmanifest, para kang quitties. Alam mo yon? Alam mo yung ano? Yung mga laruan ng mga bata na pag sumabog eh, kung saan-saan nagpupunta? Ha? Watusi. Yun. Parang watusi, di ba? Pag sinindihan mo, kung saan-saan nakakapunta, ganun. Collateral damage, nadadamage lahat. Ganun. Nagalit ka, isang maliit na bagay lang, mas lahat naapektuhan mo na. Amen? Nagulo mo na lahat. Nagulo mo na, naapektuhan mo. Pati mga walang kinalaman. Hello? Anger, rage. You have to surrender this to God. Because God is not a God of anger. God is a God of love. God is a God of peace. And so surrender your anger because it is not healthy. Amen? Hindi lang ito nakaka-apekto sa marami eh. Na minsan walang kinalaman. Higit sa lahat, nakaka-apekto sa'yo.
Kapag ikaw ay puno ng galit, alam mo ba na kapag ikaw ay puno ng galit, yung ano, blood pressure mo laging tumataas? Di ba? Oh, sino dito yung mga nagme-maintenance na? Bata pa nagme-maintenance na. Kasi laging nagsushoot up yung blood pressure. Kasi laging naiinis. Laging nagagalit. Amen? Gusto mo bang bumaba ang blood pressure mo? Patayin mo yung galit mo. Live a life of peace. Kalmahin mo yung sarili mo. Hindi ka na magme-maintenance. Bababa ang blood pressure mo, magno-normal. Hindi ka na ma-high blood. Amen? Yan. Marami pong tao na high blood sapagkat hindi po nila dinideal ito. Ano pong ginagawa raw dito? Pinapatay. Hello, pinapatay. Pinapatay nino? Natin. Anger, rage, malice, slander. Yan. Minsan magsasalita tayo sa tao. Amen. Hindi man natin alam. Minsan sinasabi lang natin pero hindi natin alam. Kinichismis mo na, sinisiraan. Sinisira ang puri mo na yung taong yun. Amen? Sa panahon natin ngayon, parang wala lang yun, di ba? Pero the Bible is very specific. Slander, pagpaninirang puri, dapat hindi yan. Oh, ngayon, mas high-tech na yung paninirang puri. Hello? Mas high-tech na. Pinupost sa FB yan. Amen? Saksak mo sa baga mo. Amen? Sayo na lang yan. Amen? Akala mo kung sino ka. Amen? Malaya kahit na sino ngayon na manirang puri. Yung tinatawag nilang cyberbullying. Amen? At alam nyo po ba, kapag mahina-hina ka, doon sa Japan, mahina-hina ang karakter nila eh. Kapag nasa cyberbully sila, nagpapakamatay sila. Alam nyo po ba na Japan is one of the countries that has the highest suicide rate. Ngayon, mas mataas pa ang rate ng suicide nila kaysa sa pagtaas ng COVID. Sa kanila. Kesa labanan nila, kesa konprontahin nila, nagpapakamatay na lang sila. Nakakalungkot po, di ba? Kasi wala silang Panginoon. Wala silang Kristo. Sa kanila, I'm sorry, but most people, their God is money. Their God is their wealth, you know? They don't have the real, true God of the heavens. And so, when they go through suffering and trials and tribulations, it is so easy for them to kill themselves. Sila po ay nagpapakamatay. Yun po yung last resort nila. Amen? So, slander, let us not engage in slander. At saka pwede ba, kung ikaw ay natetempt na mag-slander sa Facebook, isara mo na lang yung Facebook mo. Amen? Manahimik ka na lang. Pwede ba, mag-deactivate ka na lang? Kaysa ginagamit mo yung Facebook mo para mang-away ng ibang tao. Para mamahiya ng ibang tao. Para manakit ng ibang tao. Amen? Akala mo kapag nag-post ka sa Facebook na may inaaway ka, maganda ka? Hello? Akala mo kapag may nag-post ka sa Facebook na meron kang pinaparinggan, meron kang inaatake, mabuti ka? Akala mo natutuwa ang mga tao sa'yo? Hindi ah! Hello? Grabe naman ito. Hello? Nung unang panahon, nung wala pa po ang mga ganitong social media, kapag nag-aaway-aaway sa barangay, nag-aharapan, ngayon sa Facebook na. Amen? Sa Facebook na nag-aharapan, doon na nagbabatuhan. Amen? Wala nang silbi yung mga barangay-barangay, mga mediator. Free for all. Amen? Free for all, kahit na sino. And the thing is, they are hiding under anonymity. They are anonymous, kaya malakas ang loob eh. Kasi anonymous, wala nang kakakilala. Gumagawa lang ng fake account eh. Pagkatapos nun eh, hindi mo na mo matitrace. Amen? Hanggang ngayon, yung technology natin, hindi ganun ka-advanced para matrace kung sino man ang mga ito. But, you know, slander has become high-tech. And slander is abominable to God. You put that to death. Amen? So please stop using Facebook to slander people. Huwag mong gamitin ang Facebook para siraang puri ang kapwa mo. Amen? Ang kapatid mo, ang asawa mo, kung sino man. Amen? At saka, pwede ba huwag kayo sa Facebook mag-away? Amen? Bumalik kayo sa dati. Pag nag-away kayo, magharapan kayo. Amen? Yung
Eh ngayon, malalakas lang ang loob kasi nasa Facebook. Eh, noong unang panahon, nagsasabunutan, di ba? Pisikalan. Ngayon, sa Facebook na lang, nagbabatuhan eh. But that's still slander. And the Bible says, slander is one of the earthly works of the flesh. And so we have to get rid of that. Amen? And filthy language. Kamag-anak nito. Filthy language. Whatever comes out of our mouth should be something that is wholesome, should be something that is parang cake na pag kinain mo masarap, di ba? Hindi yung parang mapait na isusuka mo. Amen? Ano naman daw po ang lumalabas sa bibig natin, hindi po dapat filthy language, kundi parang season of salt. Ito po ay dapat na babantayan natin kasi napakabilis ng bunganga natin eh. Amen? Sabi nga ng Bible, death and life is in the power of tongue. Buhay at kamatayan ay nasa bibig natin. Amen? Kapag yung bibig natin nagsasalita ng mga negatibo at pangit, amen? Lalo na sa mga ibang tao. Halimbawa, asawa mo, anak mo. Sa halip na negatibo, pangit ang sinasabi mo sa anak mo, sabihin mo, mabait ang anak ko. Sabihin mo, magaling ang anak ko. Sabihin mo, binago na ng Diyos ang anak mo. Kahit nang nakikita mo ay negatibo. Kahit nang nakikita mo ay pangit. Oo. Kahit nang nakikita mo ay masakit. Pwede ba, kaya mo bang baliin yun at sabihin mo, hindi dahil sa nagsisinungaling ka, kundi yun ang faith mo. Amen? Si Joshua nung isang gabi, sabi niya, nagpe-pray siya, sabi, bakit? Nakaganon talaga siya sa may table. Sabi, mama, lalabas na yung grades ko. Grades niya last sem. Sabi niya, pumasa lang siya, masaya na siya, sabi niya. Pero natatakot siyang buksan kasi online eh. Kinakailangan niyang pasukin yung website tapos buksan online, i-check yung grades niya. Ang tagal niya bago, pinapag-pray niya para bagang magbabago pa, di ba? Yung result ng grades niya. Ang tagal niya, alas 12 na, hindi pa niya binubuksan kasi kinakabahan siya. Kasi natatakot siya. At ang sabi niya, makapasa lang siya, okay na. Pero deep inside pala ang heart niya, Lord, gusto kong ma-restore, pumasok ulit akong honor sa DL, Dean's List siya. Tapos, nung kinukwento ko yun kay papa niya, sabi ko, honor yung anak mo, pero hindi ko pa alam. Amen? Kung honor nga, kasi yung may ibang grades pa na natira. Tapos, kinento ko sa mga tito niya, sa mga tiyahin niya, alam niyo po, honor na naman si Diyos. Wow! Palakpakan sila. Pero totoo, hindi pa confirm na honor siya. Pero dineklara ko na, nagsisinungaling ba ako? Hindi, kasi ang faith ko, honor si Josh. Amen? Pag-uwi ko kagabi, nabuksan niya yung pinakahuling subject niya. Lahat pasado, hindi lang pasado, mataas pa. Nung kinenta niya yung kanyang grades, Dean's Lister ulit siya. Amen? Pinangunahan ko na, sinabi ko, honor siya, Dean's Lister siya. Kahit na hindi pa lumalabas yung mga huling grades niya. At ano, in-honor ng Lord yung faith ko. Amen? Dean's Lister po ulit si Josh. Amen? At magpo-fourth year na siya. Ang bilis ng panahon, ano? Salamat sa buhay ng mga taong sumusuporta sa panalangin. At patuloy na nananalangin po sa lingkod ng Diyos at sa kanyang mga pamilya. Sapagkat patuloy po namin ginagampanan ang aming heart's desire, that is to glorify the Lord in our lives. Amen? At hindi po kayo mabibigo. At hindi po kayo nabibigo. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya si Joshua po, nung binuksan niya kagabi, sabi niya, tuwang-tuwa siya. Hindi, alas 12 na, kwento siya ng kwento. Amen? Na nakapasok uli ako as a Dean's Lister. Amen? Amen? Amen. So, you do not lie, but you declare your faith. Amen? Instead of saying negative things, sabi ko nga, eh, talaga namang ang sama ng ano eh, ng ugali eh, di ba? Pero sabi, sa halip na sabi yung masama ang ugali, sabi mo, ang ganda ng ugali. Amen? Ang bait talaga ng asawa ko. Ang bait talaga ng anak ko. Amen? Kahit na, amen, hindi pasaway. Hindi pa saway. Amen? Inuumaga. Amen? May pandemya, pero kung saan-saan nakakarating. Amen? Asan na ba yung anak ko? Hindi mo alam kung nasaan. Amen? Pero sabi doon, let not filthy language come out of your mouth. Amen? But declare a declaration faith. Amen? Sa buhay natin.
At sa verse 9, lying to each other. Yon, put to death. Ano raw po? Yung pagsisinungaling. Ngayon, ang pagsisinungaling, pinakamadaling kasalanan eh, na nagagawa ng tao eh. Amen? Kasi ang mundo nga, meron pang white lie, may red lie, may black lie, ano mang klaseng lie, amen? May white lie. Yung white lie daw, hindi naman daw talaga lie yun, di ba? Pero lie pa rin yun. Kahit na anong kulay. It's still a lie. And sabi ng Bible, naku, liars go to hell. Amen? Yung ikaw ay pumatay ng tao at nagsinungaling ng konti, pareho pala yun. Pareho ang weight nun, pareho ang gravity nun sa harapan ng Panginoon. Yung ikaw ay mamamatay tao, ikaw ay naging kriminal at hinyus, pinugutan mo ng ulo, amen? At saka yung sinabi lang, o saan ka galing? Galing pa ako sa classmate ko, pero sa totoo, galing ka dun sa ano? Galing ka dun sa kompyuteran, halimbawa, o galing ka dun sa inuman, amen? Pero pag uwi mo, sabi mo, galing ka sa classmate mo, okay? In the eyes of God, yung pumatay at pinugutan niya ng ulo yung pinatay niya at ikaw na nagsinungaling, sabi mo galing ka doon sa kompyuteran o galing ka sa classmate mo, parehong sinungaling yon at parehong kasalanan yon at ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. For the wages of sin is death. Hello. Tayo po ba ay nagkakaintindihan at natututo? Amen. Amen. Amen? Practical, di ba? Pragmatic. We have to change. What is the, ano po itong sinasabi dito? Change our desires. Put to self. Abandon all these things. Immorality, lust, slander, filthy language, lying. Amen? Because lying could be one of the most, you know, light things that we don't even take it seriously anymore. Amen? Yung nagsinungaling ka, eh, okay lang yun. Kasi ano naman eh, para sa ikabubuti naman yun. Minsan, di na justify pa natin yung lying natin. But still, lie is a lie, and the Bible says liars go to hell. Amen. Now, let's continue sa verse 10. Verse 10 says, okay, verse 10, and put on the new self which is being renewed in knowledge in the image of its creator. Okay? Ang susunod daw po ay put on, kanina put to death. Put to death yourself. At pagkatapos mong ma-put to death lahat ng mga works of the flesh na yon, ano raw po yung susunod? Put on the new self. Magdamit ka raw ng bagong pagkatao. Pagkatapos mong patayin yung luma mong pagkatao, lahat ng slandering and filthy language and immorality and slander that you have put to death, what comes next? You put on the new self. Amen? Idamit mo raw ang bagong pagkatao which is being renewed in the knowledge after the image of this creator. Alam niyo po yung mga Pariseo, galit na galit ang Panginoon sa kanila eh. Laging pinupukpok ng Lord sa mga messages niya sa Bible, ang mga Pariseo. Bakit? Kasi sabi ng Panginoon sa Matthew 23:27, you are like whitewashed tombs. You are beautiful on the outside but you are full of dead man's bones inside. Alam niyo po yung mga pumunta kayo sa sementeryo, lalo na pag pista ng patay. Lahat pinipinturahan. Ang ganda-ganda, di ba? Mga musuleyo, ang gaganda. Pero ano sabi doon, sabi ng Bible? Lahat ito'y magaganda sa panlabas. Pero sa loob ay puro mga kalansay, mga buto, dead man's bones. Amen? Amen. Hindi po yun ang mahalaga sapagkat ang Panginoon, ang tinitingnan niya, hindi yung ating panlabas, kundi yung ating panloob. Ano kung tayo ay maganda panlabas? Ano kung tayo ay mabuti panlabas, pero sa loob natin, para tayong mga, may mga butong, puro kalansay. We have no life. We are all dead. Amen? Yun, hindi po yun ang kailangan ng Panginoon. Kailangan ng Panginoon ay isang bagong pagkatao. The new self. You know, what is that new self? The new self that has been washed away by the blood. Ito yung hinugasan ng dugo ng Panginoon. The new self that has been given the grace to be saved by the blood of Jesus. 1 John 1:7. Amen? The one that has been washed away by the blood. And how can you wash that old self by the blood? The washing means, you know, cleansing. And the one that does the washing is the scriptures. The Bible, the Word of God.
Yun po yung naglilinis sa atin. So by reading it every day and growing in it, 2 Peter 3:18, grow in the grace and knowledge of Jesus Christ. Amen? So as you spend time in the Word, you will experience growth. As you experience growth, you will bear fruit and you will do things, you know, that will be to the glory of God for every good work. Amen? So ano raw po ang maglilinis sa atin para tayo makonform sa image and likeness of our Lord Jesus Christ? It is the blood of Jesus. Amen? It is the washing of the blood of Jesus. And washing means the scriptures, the Bible, the Word of God. Kaya dyan po papasok, gaano po natin minamahal ang salita ng Diyos? Binabasa ba natin ito araw-araw? O palamuti lang ito, naka-display sa ating mga bahay, pero inaalikabok na, hindi naman binabasa. Ganun po ako noon eh. Ang daming Biblia sa bahay namin, pero naka-display lang. Ang dami ng agiw at alikabok. Sabi ng mga matatanda, huwag mong galawin yan, banal yan. Ang magbabasa lang yan, yung mga nakasutana, yung mga may titulo, yung mga nasa simbahan, sila lang ang magbabasa. Kayong mga ordinaryong tao, huwag niyong babasahin yan, masisira ulo niyo. Amen. You will lose your mind if you read the Bible. Do not read the Bible. Maling-mali po yung ating kinamulatan. Amen? Marami pong tao, ignorante, panatiko sa maling relihiyon at denominasyon sapagkat hindi po sila nagbabasa ng Biblia, sapagkat ipinagbawal na basahin ito sa kanila. Amen? Ang mga magbabasa lang ay yung mga nasa pwesto, yung may mga titulo. Pero the Bible is very explicit. Read the Word every day. Amen? 2 Timothy 3:16 to 17, all scripture is God's breath. It is profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness. Kaya maraming tao hindi nabubuhay sa kabanalan, sa katuwiran, sa righteousness, kasi hindi nila binabasa ang Biblia. The Bible is the one that will train you to live a righteous life. Amen? It is profitable for training in righteousness so that the man of God may be competent and equipped to do every good work. See? The Bible is supposed to be read by everyone, not just the pastor, not just the priest, not just the religious leader, but by everyone. Because it is the Bible that will help us, teach us, rebuke us, train us to live a righteous life. Amen? Amen. So Colossians 3:16, sabi doon, let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom. Amen? So kinakailangan po tayo ay nagbabasa ng Bible. Because as we study the word, our minds are renewed. And then it becomes conformed in the mind of God. Amen? Kapag nagbabasa po tayo ng Bible, nababago isip natin. Nababago puso natin. Nalilinis ang buhay natin. Sapagkat ang Bible po ay hindi ordinaryong aklat. Ito po ay hiningahan ng kapangyarihan ng Diyos. It was, you know, it is God breath, ang sabi sa 2 Timothy 3:16 to 17. Hiningahan ng Espiritu ng Diyos. Kaya kapag ito'y binasa mo, ito'y buhay. Hindi po ito para nagbasa ka ng comics. Amen? At pag binasa mo, pagkatapos nun, nawala na. Kapag binasa mo ang Biblia ng punong-puno, ng kauhawan, ito po ay nabubuhay. Yung sinasabi nilang nagiging rhema, tumatalon. Kaya kapag binabasa mo, amen, ako yun. Pagkatapos nun, iiyak ka sa Lord, sasabihin mo, Lord, ako to, I am so unrighteous. And then you come before God, and then you ask God to be gracious and merciful to change you. Amen? Baguhin ka ng Panginoon. Sapagkat habang binabasa mo ito, ikaw ay nalilinis, ikaw ay inaayos ng Panginoon, ikaw ay binabago ng Panginoon. Amen? Ang salita ng Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Nagbabago ng buhay. Amen? Nabago po ang buhay ko nung nagbasa ako ng Biblia. Napakatagal kong miyembro ng relihiyon, pero hindi po nabago buhay ko. Kung magmura ako, ganun na lang. Kung magyabang ako, ganun na lang. Tingin ko sa sarili ko, hindi ako makasalanan. Pero kung self-righteousness, I thought I was a very good person.
But no, the Bible says no one is righteous in the sight of God. When I read the Word of God, that is when I mirrored myself. Nasalamin ko ang sarili ko that I am filthy, I am rag, I am a garbage in the sight of God. And I need His grace, I need the washing of the blood. Amen? At yun po ang kinakailangan natin gawin. As we study the Word, we are being renewed. Amen? Kagaya ng sinasabi sa Romans 12:2, do not conform to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. And then you will be able to test and approve what God's will is, His good and pleasing and perfect will. Kapag po tayo nagbasa ng Bible, nababago po ang buhay natin. Iniiwan natin ang mundo at ginagawa natin yung perpektong kalooban ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So, Colossians 3:12, ituloy natin. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves. Amen? Tinutuloy. Ano raw po? Put on your new self and then clothe yourself. Cloth, magdamit. Amen? Tayo, di ba, masyado tayong metikulosa sa pananamit natin. Gusto natin, maganda yung damit natin. Fashionable tayo. Kinakailangan, pag lumabas tayo, lahat nakatingin sa atin kasi maganda yung suot natin. Pero alam niyo po ba, may damit na sinasabi ang Biblia na dapat nating sinusuot. Hindi yung dalawang oras ka na, hindi ka makalis-alis kasi hindi mo malam kung ano isusuot mo. Amen? Harap pa ng harap sa salamin, bagay ba to? Ito ba talaga isusuot ko? Amen? OOTD ba to para ngayon? Ito ba yung OOTD ko? Amen? Ito ang OOTD ng Bible. Ito yung OOTD. Cloth yourself with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Okay, tigil tayo doon. Lima. Ano yung number one? Compassion. Amen? Compassion. Ano yung compassion? Kagaya ng ministry of compassion natin. Amen? Kapag merong disaster, pag may nangyaring pangit, hindi tayo nananahimik. Amen? Tayo, we do something that is compassionate to help others. You have empathy. You are pushed to do something and not just be a spectator. Ay, kawawa naman sila. Amen. Maganda yun. Naawa ka sa kanila. Pero merong mas maganda dun. Yung gumawa ka para may magawa ka para sa kanila. Amen. And that is compassion. Amen. Eh ano kung isang sakong bigas lang na i-donate mo, yung iba truck-truck ng bigas. Amen? Eh ano kung pinagluma ang damit lang yung maibibigay mo? As long as it is from the heart, that is compassion. Amen? Dati apathetic ka, walang pakialam kahit ano nangyayari. But when you become a Christian, you have the heart of God, you feel compassion. Parang si Jesus, naawa siya sa multitudes, naawa siya sa mga tao. Kaya kahit na pagod na si Jesus, hindi siya tumitigil sa pagmi-ministeryo. Patuloy siya nagpapagaling, binubuhay ang mga patay, pinapagaling ang mga may sakit, binibigyan ng mata ang mga bulag, ang mga pipi ay pinagsasalita. Amen? That's how compassionate Jesus is. And He is the great and ultimate model of compassion. Amen? So, compassion. Next is kindness. Amen? Kindness. Kabutihan. Alam niyo po ba na bawat isa sa atin ay merong, you know, spirit of kindness? Because God is a kind God. God is the ultimate God of kindness and goodness. And so, akala mo lang hindi ka mabait? Mabait ka kaya. Kasi galing ka sa Diyos na mabait. Kaya alam, minsan, pinagtatakpan mo yung kabaitan mo eh. Pinapalabas mo yung pagkabrusko mo, yung pagiging ano mo, macho mo, yung pagiging siga mo. Pero sa totoo lang, there is goodness and kindness in every man. Amen? Kahit yan, pinaka-hardened criminal pa yan. There is that innate goodness and kindness in every man. You just have to dig deeper. Kinakailangan lang bungkalin yun. Nandun yun eh. Mabait ka. Amen? Mabait kang tao. Huwag mong paniwalaan ang kasinungalingan ng diablo na ikaw ay hindi mabait na tao. Amen? Because there is that kindness in each and every one of us. And then, humility. Amen? Natural sa tao ang, ano, pag may nakita kang picture, group picture, sino una mong hinahanap? Sarili mo. Di ba? Kasi natural sa tao yun eh. There is this kind of, you know, pride in you. Amen?
Pero Jesus Christ is as well the perfect example of humility. When as a king in heaven, inalis niya yung pagka-Diyos niya, inalis niya yung pagkahari niya, at anong ginawa niya? Bumaba rito sa lupa, nag-anyong tao, at ano, nagpapako sa krus. What could be more or greater example of humility than what the Lord Jesus Christ had done? Amen? So, humility. So, kaya po ba natin na mag-humble? Amen? Kahit na tayo yung may pinag-aralan, kahit na tayo yung may sinasabi, kahit na tayo yung mas magaling, pero dahil hindi ikaw tinatayo ng Lord, ang itinatayo ng Lord, yung mas mababa sa'yo, yung mas walang pinag-aralan sa'yo, pero kaya mong mag-give way. Amen? Kasi siya ang tinatayo ng Lord eh. Hindi mo sasabihin, mas magaling pa ako dyan eh. Bakit siya nang nakatayo? Mas magaling pa ako dyan, mas marami pa akong alam dyan, mas marami pa akong credentials dyan. Amen? Will you be humble enough to admit and accept what God wants you to do? Even if you are not in the front lines. Amen? Because each and every one of us has a role to do. And you just have to be happy to accept what the Lord wants you to do. No matter what. Amen? Whether you are in the position or not. That is humility. Amen? That is humility. God gave Moses the lessons of humility. God gave David, you know, lahat ng man of God, dumaan sa proseso ng humbling. Amen? At kapag natanggap mo yan, abay, palapit ka ng palapit sa karakter ng Panginoon. Sapagkat Jesus Christ is the greatest example of humility. Amen? Next, gentleness. Amen? Gentleness. Maraming bumabagsak dito, kasama na ako. Sometimes we are not gentle. Amen? Or most of the time, we are not gentle. Konting kibot, konting bagay, sumisigaw tayo, naiinis tayo, nagagalit tayo. We are not gentle. We are harsh. We are harsh. At magkaminsan, hindi lang yung harsh and rude tayo eh. In physical, yung iba talagang nananakit, di ba? Nananakit physical. Pero alam niyo yung pinakamasakit? Yung nananakit ka emosyonal. Yung sinasaktan mo yung puso, damdamin ng tao, sinusugatan mo yung puso niya. Sapagkat masasakit ang mga sinasabi mong salita. Amen? Minamaltrato mo, inaabuso mo through verbal abuse yung ibang tao by saying bad words, negative words, you know, unedifying words. And that is the most crucial thing. Yan yung pinakamahirap sa lahat. Yung mabuti pa, sinuntok mo na lang o sinampal mo na lang, pagkatapos nun, wala na eh. Pero yung sugat na nililikha mo dahil sa masasakit na salita mo, nandun yun nakamarka, malibang ang Lord ang magtanggal nun at maghilom nun. Buti na lang, sabi ng Bible, God binds up the brokenhearted and heals their wounds. Amen? So if you have been hurt by, you know, words that hurt. Yung mga binitawang salita sa'yo, lagi kang sinasabihan, ganito ka talaga, ganito ka talaga, ganito ka talaga, hindi ka talaga natututo, ang tigas ng ulo mo, ganito, ganyan, ganyan. Lahat na siguro ng masasakit na salita natanggap mo. Amen? And it has given you a very painful experience. Praise God, because God can heal our wounds. At kung ikaw naman ang nagsasabi ng ganun, araw-araw, sinasabi mo yun sa anak mo, sa kapatid mo, sa asawa mo, parang nahirati ka na that, you know, you are not gentle and you continue to be rude and harsh, abay, mag-repent ka naman at magbago and put on the new self. Amen? Be gentle. Amen? Kung hindi, walang dahilan na ikaw ay nagagalit at hindi gentle sa mga pagnangyari sa buhay, we need to repent, amen? And surrender this character to God. At ang huli ay patience, amen? Amen, patience, amen. Sabi ko nga, ang character ay binibuild, amen? Ito ay tinatrabaho. Sabi nga dito, put on to self, you know, cloth on. Isasaklot mo eh. Hindi yung, sige nga, idamit mo sa akin, Lord. Hindi. Hindi. Sabi ganun, idamit mo sa sarili mo, di ba? You put on these things, put on this character. Amen? And how do you do that? You practice. Practicing mo. Amen? Kagaya ng halimbawa, wala kang pasensya.
Pumunta ka sa grocery, ang haba ng ano, ay wag na lang, halika na. Hindi! Pumila ka kaya. Para ma-develop mo yung patience mo. Kung gusto, if you struggle with patience, find an opportunity to develop that patience in your life. And what could be a great way is, yung pumunta ka sa grocery, lalo na ngayong pandemya, ang haba, kilo-kilometro, ang pila, amen? Kapag nakita mo, ay, ayoko na, uwi na ako, eh, hindi ka na makaka-grocery, hindi ka kakain. Pero kapag sinabi mo, kaya ko to, makakapaghintay ako, pumila ka. At malalaman mong may pasensya ka pala. Amen? Tumawag ka, ang dami mo ngayong reklamo ngayon, tumawag ka sa PLDT, tumawag ka sa internet connection mo, tumawag ka kasi ang pangit ng service nila. Tapos, wala kang makausap. Puro operator, isang oras ka na nag-aantay. Kaya nyo bang mag-antay? Nasubukan ko yung sarili ko doon, isang oras akong nag-aantay. Praise God, hindi ko talaga binitawan. Pagkatapos ng isang oras, may sumagot. Purihin ang Panginoon. Sabi ko, Lord, may pasensya na pala ako. Nakapag-antay ako ng isang oras. Amen? If you're struggling with patience, find a way to develop that patience. Practice it. Amen? Practice your patience. Amen? And then, if you do that, you develop the habit. Amen? Magkakaroon ka ng habit na hanggang sa ma-develop mo na, ay, pasensyoso pala ako. If you are struggling with anger, amen? Nag-i-struggle ka sa anger, find a way to develop your dealing with anger. Amen? Find somebody. Hanapin mo yung taong galit na galit ka at mahalin mo. Amen? Mahalin mo yung taong kinaiinisan mo. Mahirap yun, di ba? Pero yun ang sinasabi ng Bible. Develop that habit. You develop that character. And you will never develop that kapag tinakasan mo ng tinakasan. Pag iniwasan mo ng iniwasan. Kumprontahin mo na once and for all para ma-overcome mo na. Amen? So if you struggle with anger, deal with the person you hate the most. And start loving him. Start praying for him. Amen? Instead of hating him, love him. Mas madali. Mas mahirap kayang magalit ka ng magalit kasi magkakasakit ka pa, maatake ka sa puso. Amen? If you struggle with humility, kapag ikaw ay nag-struggle sa humility kasi ang taas ng tingin mo sa sarili mo, amen? Subukan mong purihin yung taong yun. Sabi mo, ang galing mo, deserve mo talaga yan. Worthy ka talaga dyan. Amen? So if you struggle with humility, start praising the person na umagaw ng pwesto mo kasi siya ay nailagay, hindi ikaw. Amen? Sa halip na magalit ka sa kanya, mainggit ka sa kanya, mag-humble ka at sabihin mo, you deserve it. Amen? Whatever you are struggling with, deal with it. Don't escape. Huwag mo siyang iwasan. Amen po ba? Take every opportunity to act on the things that you struggle with. Practice it. Sabihin mo natin lahat, practice. Practice. Amen? Kapag nagda-drive, kapag nagda-drive, naiinis ka, nagagalit ka. Kasi merong mga barumbado. Amen? Gagalit ka talaga eh. Amen? So, dinideal tayo ng Lord every day. Amen? Pinipino tayo ng Panginoon. Pero praise God. Amen? Kapag tayo po ay, halimbawa, na-stuck sa traffic, kasi gusto nating nagmamadali tayo, wala tayong pasensyang mag-antay, kumukuha tayo ng ibang lugar, di ba? Pero subukan mo kaya naman natili ka dyan para ma-develop yung character and patience mo. Kung hindi ka naman nagmamadali. Okay. So, yun po yung kanina, put to death. Ngayon naman, clothe yourself with. Amen? Ulitin ko, compassion. Meron na kaya ako nun? Kindness. Meron na kaya ako nun? Humility, gentleness, and patience. Amen? So, meron tayo lahat noon. Kinakailangan lang natin practice. Amen? Practice. Hanggang sa ma-perfect natin. Amen? Practice makes perfect. Okay, verse 13. Bear with each other. Forgive whatever grievances you may have against one another. Amen? Bear. Pagtsagaan mo raw. Pagtiisan mo. Amen?
Pagtiisan mo, wag mong iiwanan, pagtiisan mo raw at patawarin. So meron bang mga taong nakasakit sa atin? Sa halip daw po na iwanan natin sila or sipain natin sila, pagtiisan daw po at patawarin. Kaya po ba natin 'yon? Eh, hindi mo naiintindihan. Masakit masyado yung ginawa sa akin. Walang kapatawaran 'yon. It's too painful. I cannot forgive. That is very difficult to do. Amen? Pero ang sabi po ng Bible, bear with each other and forgive. Amen? Patawarin po natin. Gaano man kasakit, the Lord will help us. He will be gracious to us. Amen? And forgive as the Lord forgave you. Yan, yun ang susi eh. Pagpatawad ka, kagaya ng pagpapatawad sa iyo ni Kristo. So kung naranasan mong mapatawad ni Kristo, kaya mo ring magpatawad ng iba. Amen? And over all these virtues, put on love, which binds all together in perfect unity. Ano raw po yung idadamit pa natin? Aside from compassion, humility, patience, gentleness, but the greatest of this is love. Love covers the multitude of sin. Kaya ka hindi makapagpatawad, kaya ka laging galit na galit, punong-puno ng sama ng loob, sapagkat wala kang pag-ibig. Amen? Love. Love, love is the key. For God so loved the world. That's why He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Amen? So, nawa po'y punuin tayo ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Sapagkat magagawa lamang po nating umibig kapag tayo po ay puno ng pag-ibig ng Panginoon. At sa verse 15, let the peace of Christ rule in your hearts. Ano raw po yung dapat nag-rule sa hearts natin? Not anger, not malice, not hatred, but the peace of Christ. Amen? Kapayapaan ng Panginoon. Pag may kapayapaan ka ng Panginoon, hindi ka matataranta kahit na may pandemya at mga bagay na nagaganap sa mundo. And sabi doon, be thankful. Amen? Completos ricados ang pinapagawa ng Panginoon. How do you develop the character of Christ? Don't forget to be thankful. To be grateful in everything. Amen? There is always something to be thankful about because God is good. Amen? Amen? So tayo po ay laging nagpapasalamat sa Panginoon. So verse 16, let the word of Christ dwell in you richly as you teach and admonish one another with all wisdom and as you sing psalms, hymns, and spiritual songs with gratitude in your hearts to God. At lastly, sa verse 17, and whatever you do, whether in word or in deed, do it all for the glory of the Lord Jesus Christ, giving thanks to God the Father through Him. So ang pinakahuli, goal and motive. Ano po yung goal and motive natin sa lahat ng ginagawa natin? For the glory of God, for the glory of Jesus Christ. Kapag ginawa ko ba ito, para ba sa kaluwalhatian ng Panginoon ito? Yun ang test doon. Meron kang desisyon na gagawin. Tanungin mo sarili mo, pag ito ba'y ginawa ko, mag-glorify si Jesus? Pag ito ba'y ginawa ko, maluluwalhati ang Panginoon? Kung hindi, wag mo nang gawin. Sapagkat ang sabi ng Colossians 3:17, do everything for the glory of God, whether in word or in deed. Kaya kapag hindi yung lalabas sa bibig mo, hindi makakaglorify sa Lord, pwede ba isiper mo na lang yung bibig mo? Shut up and keep quiet because it will not glorify the Lord. Kapag gumawa ka at kumilos ng isang bagay, makakaluwalhati ba sa Lord yan? Kung hindi, pwede ba manatili ka na lang sa lugar mo, huwag ka nang umalis, huwag ka nang gumawa because it will not glorify the Lord. Colossians 3:17, and I would like to end in this. Whatever you do, in word or in deed, do everything in the name and for the glory of the Lord Jesus Christ, giving thanks to God the Father through Him. Kapag ito po ang naging guide natin sa buhay natin, every day we practice this. Every day we practice this, then we develop it. Then it becomes a habit. And then it becomes something that will be
conformed in the image and likeness of God. Magiging mas kamukha tayo ng Panginoon sa araw-araw ng buhay natin. Amen? This means that we do all things to honor Christ. We do all things as He would do it if He was here on earth. You know? With regards to what we are going to do. You do all things as if we are under His authority. We do all things as a way of worship to Christ. Amen? Not only on Sundays like this, but 24 hours a day, 7 days a week, our Christianity is evident. We are shining forth. Jesus Christ is, His character is in us. His life is in us. Amen? His image is in us. His glory is in us. So sa Colossians chapter 3, if I may summarize, God wants us to change our focus. God wants us to change our minds. God wants us to change our desires. God wants us to change ourselves. You know, put on the old, put out the old self, put to death, and then clothe on yourself with your new self. You change your actions and your habits by practice and always bear in mind of your motives and goal, and that is to do everything for the glory of God. Amen? Kapag ganito po ang nangyari, we will have the mind of Christ. We will have the character of Christ. Tayo pong lahat ay yumuko. Kapatid, ang buhay natin ay para sa Panginoon. Lahat ng ginagawa natin, ang sabi ng Bible na ating pinag-aralan ngayon, ay dapat nire-reflect ang ating Panginoon. We should be like Christ more and more every day of our lives. We have to build the character of Christ. To build the character of Christ does not happen overnight. And it is something that you do, you work on. Amen. By the grace of God, by the mercies of God, because it is the Holy Spirit in us that will help us do this. And so today, how can we build that character? First, we cannot do it on our own. And so we have to surrender everything to Christ. If you have not known the Lord Jesus Christ as your Lord, God, and Savior, let me give you this opportunity. Let me give you this chance. Today, you can receive Jesus Christ as your personal Lord, God, and Savior. And after you do that, you become a new creation in Christ. And so today, please, I admonish you, I exhort you, open your heart to Jesus, for He is knocking at the door of your heart. Surrender yourself to Him. Surrender your will to Him. May you pray this prayer with me. Lord Jesus, forgive me, cleanse me, forgive me from all my unrighteousness and iniquities. Forgive me from all my sins. Forgive me for all my rebellion, my waywardness. And today, I open my heart to You. I accept You as my Lord. I accept You as my God. I accept You as my Jesus, my Savior, my Master. Rule in my life. Make me the kind of person You want me to be. In the name of Jesus, amen. If you have prayed that prayer today, Jesus Christ has come to you and He will change you from glory to glory. Every day you will live a life that will conform to the image and likeness of the Lord Jesus Christ. He will help you build that character to be Christ-like. Amen. That you may honor Him in your life. At sa buhay na ito, ang Diyos ang tutulong sa atin. Dapat sa buhay po natin, kung tayo po ay punong-puno ng galit, sama ng loob, hinanakit, kung tayo po ay merong mga bagay na hinaharbor na negativity sa puso natin, isuko po natin sa Panginoon. At sa oras na ito'y palalayain tayo ng Diyos. God will help us put to death our old self, our sexual immorality, our impurity, our lust, our evil desires, our greed, our idolatry, our anger, our rage, malice, slander, filthy language, and lying. All of these sins are abominable to God. And so today, God wants us to put on the new self. God wants us to have compassion, clothe ourselves with kindness, humility, gentleness,
patience, forgiveness. Ang lahat ng ito ay nais na ng Panginoon na mag-manifest sa buhay natin. Kaya naman ang Panginoon, tutulungan niya tayo. Do you want to be like Christ? Do you want to live like Christ? Do you want to be, gusto mo bang maging kamukha ng Panginoon? Sa oras na ito, kung isusuko mo ng lahat-lahat sa buhay mo, tutulungan ka ng Diyos. Sapagkat pagdating ng araw, hindi po yung ating mga nagawa, hindi po yung ating mga narating, kundi tayo mismo ang kukunin ng Panginoon. Anong klaseng Kristiyano tayo? Araw-araw, we live our lives sa halip na maging kamukha ni Kristo, ay lalo tayong lumalayo sa pagiging kamukha ni Kristo. Sapagkat nananatili tayo sa galit, inggit, sama ng loob, hinanakit. Pero sa oras na ito, palalayain tayo ng Diyos. Ano man ang pinag-ugatan niyan, palalayain ka ng Diyos! Kaya sa oras na ito, bakit hindi mo itaas ang iyong dalawang kamay patungo ng langit? Sabihin mo, Panginoon, pinapatawad ko ang mga taong nakasakit sa akin. Sa oras na ito, pinapatawad ko ang mga taong nanakit sa akin. At sa oras na ito, sinusuko ko ang galit, sama ng loob, hinanakit. Sa oras na ito, sinusuko ko sa iyo ang kayabangan, ang pride. At hinihingi ko ang humility. Hinihingi ko ang pag-ibig. Hinihingi ko ang kapayapaan. Hinihingi ko ang compassion. Hinihingi ko ang patience and gentleness. Patawad po sapagkat hindi ko po na-reflect ang karakter mo sa buhay ko. Ako po ay Kristiyano, pero madalas hindi po Kristiyano ang pag-uugali ko. Kaya naman tulungan mo ako na makalakad ayon sa nais mo. Tulungan mo ako na maging kamukha mo. Let me mirror my Christ in my life. Let me live my life worthy of my calling. Let me live my life walking in the light of God, walking in the character and likeness of Jesus Christ. Kapatid, sa oras na to, gusto mo bang maging kamukha ni Kristo? Patayin mo ang dati mong pagkatao at damitin mo ang sarili mo ng bagong ikaw, bagong nilalang. Sa oras na to, tutulungan ka ng Panginoon. Shikialabakandarabakay. Sa lahat po na nag-struggle, come on, just raise your hands to God and say, Lord, help me. Lord, help me be like Jesus. Help me be like Christ. Help me live my life honoring my Jesus. Help me live my life giving glory to Jesus in thought, in word, and in deed. Huwag kang mapahiya sa buhay ko, Panginoon. Bagkus makita ka ng lahat sa buhay ko, sa aking pananalita, sa aking pagkilos, tanggalin mo ang kayabangan, tanggalin mo ang kataasan, tanggalin mo ang galit, sama ng loob, pagkairita. Take away malice and rage and anger in my heart and clothe me with your righteousness, gentleness, peace, compassion, and love. Come on, desire it from God. Minsan, yung mga bagay na ito, hindi natin pinapahalagahan. Akala natin, ang mahalaga, magkaroon tayo ng malalaking iglesia, magkaroon tayo ng malalaking church, magkaroon tayo ng mga malalaking ministry. Pero hindi ito ang mahalaga, sapagkat ang pinakamahalaga ay tayo sa harapan ng Diyos. Kung ano tayo, kung sino tayo, ang buhay natin, this is what the Lord Jesus Christ minds in our lives. What kind of Christian are we? Are we reflecting Jesus Christ in our lives? In our thoughts, in our words, in our deeds? O kapag nakikita tayo ng ibang tao, pinupulaan nila ang Kristyanismo sapagkat hindi nakikita sa buhay natin ang buhay ni Kristo. Kaya naman sa oras na to, sama-sama tayo magpakumbaba sa Diyos. Tulungan tayo ng Diyos na mabuhay ayon sa nais niya, ayon sa wangis niya. Let us help, let us ask God, let us ask the Lord to help us build our Christ-like character. As admonished in Colossians chapter 3,
Let us give and surrender our lives totally to God and allow His Spirit to work in our lives, that He may develop our character to His image and likeness. Kulomoshikita karabakanda. Tanggapin mo ang kalayaan. God is just setting you free from the bondage of lust and immorality. Hindi ka na maaalipin ng pornographic thoughts and lustful desires. Because today, God is setting you free. Receive your redemption and liberty in the name of Jesus Christ. Sa oras na to, hindi ka na magnanais ng drugs, alcohol. Who are you when nobody is watching you? You are somebody who is sneaking and committing sin when nobody is watching. But today, God is ending that. God is setting you free from the sin of alcoholism. God is setting you free from the sin and bondage of drug addiction. God is setting you free from lustful desires and pornography. Receive in the name of Jesus Christ. Malice, pride, anger, in the name of Jesus Christ. Be set free in Jesus' name. Kundaraba shikiyalabaka. Labashandak. Mula ngayon, hindi ka na magtatago at gagawa ng kasalanan sa dilim. Sapagkat sa oras na to, ikaw ay inihayag ng Diyos. At ikaw ay binago ng Diyos. Tanggapin mo ang kabanalan ng Diyos. Tanggapin mo ang karakter ng Panginoon sa iyong buhay. Lamashaka labalanda robashikiyalaka. Lamashaka rabakanda. Limiando robashikita karabakay. At sa oras na to, kung ikaw ay may sakit karamdaman, nangangailangan sa Diyos, ikaw ba ay nag-struggle? I don't know what you're struggling about, but the Lord sees you, and the Lord knows you, and the Lord can reach out to you. And so right now, receive whatever you need from God. Do you need healing? Do you need complete and total absolute healing from your cancer, from your hypertension, from your cancer of the bone, from your cancer of the blood, from your cancer of the liver? Just receive the overflowing power and anointing of God. Just receive in the name of Jesus Christ. And whatever I have not mentioned, ano man ang hindi ko nabanggit sa oras na to, you claim it, you declare it, tanggapin mo, receive in the name of Jesus Christ. Is it something that is a family problem, relationship problem? May problema ka ba sa asawa mo, anak mo? Meron ka bang struggle sa pamilya mo? Ano man ito, sa pangalan ni Jesus, inaabot ka ng Diyos. Tinutugunan ka ng Diyos. Inaabot ka ng Panginoon. Tanggapin mo, receive whatever you need from God, whatever you desire from God. And most of all today, God has changed you. God has set you free. God has made you the kind of person that He wants you to be. This is a beginning. This is a journey. Every day, God will be gracious to you and help you be conformed in the image and likeness of His Son. You will be more Christ-like each and every day. In thought, in word, and in deed. Limianda rabashakataka. Sikialamashakataka. At sa oras na to, tanggapin mo ang lahat ng himala, pagpapala, kasaganaan na nakalaan para sa'yo. Yes! Meron ka bang financial na pangangailangan? Binubuksan ng langit ang kalangitan. The Lord is opening up the heavens to bless you, to pour out His wonderful blessings upon you in Jesus' name. The unlimited power and sources of God, resources of God are being poured out upon you. Receive! In the name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Hindi ka maapektuhan ng pandemya sapagkat ang mga anak ng Diyos ay pagpapalain ng Panginoon. Tanggapin mo ang himala, kagalingan, kasaganaan, pagpapala, kalakasan, pag-ibig, kapayapaan. At man ang kailangan mo sa Diyos, tanggapin mo sa pangalan ni Jesus. Receive, receive, receive
In the name of Jesus Christ. Kurabasya kataka. At simula sa oras at araw na ito, ikaw ay bago ng nilalang. Binago ng Diyos ang iyong mga pagnanasa, ang iyong focus, ang iyong kaisipan, ang iyong karakter. At from glory to glory, until the Lord comes again, He will be gracious to you. He will help you. He will continue to change you. He will continue to allow you to manifest His power, His glory, His presence in your life. And more people will see Jesus in you. More and more people will see Jesus in your thoughts, in your words, in your deeds. Because that is what is most important. Kundarabashikitaka. Sa oras na to, bago po tayo magwakas, pwede po bang tayo ay magtaas ng kamay patungo ng langit at mangangako? Let us pledge to God. Let us pledge to our Lord that we will live our lives each day desiring to be more and more like Him. Let us pledge to God, to our Lord and Master Jesus Christ, that we will live our lives every day becoming more and more like Him. To be more Christ-like in our character, in our thoughts, and in our words. Because that's what really matters. Hindi yung magkaroon tayo ng mega church, hindi yung magkaroon tayo ng mega ministry, kundi yung magkaroon tayo ng karakter ng ating Panginoon. Tulungan tayo na sa araw-araw, maging kamukha tayo ng Panginoon. Shikita kalabakanda. And yes, Lord, selyuhan mo ang pangakong yan, O Diyos. At tutulungan mo kami na ito po ay aming magawa. Sa iyong grasya at biyaya, magagampanan po namin ang pangakong ito, O Diyos. Sa bawat araw, sa aming mga buhay, lalakad kami patuloy na nagnanasang mabubuhay para kay Kristo, kamukha ni Kristo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Maraming salamat sa iyong kabutihan, katapatan, at pangako sa aming mga buhay. He who began a good work in us, you who began a good work in us, will finish it until the end of Jesus Christ. Thank you, and to your name be the glory. In Jesus' name, amen and amen. Pasaganain pa sa ating mga buhay dito sa lupa, sa mundong ibabaw na ito. Amen po ba? Gusto ko lang basahin din sa inyo, mga kapatid, ang Hebreo 13:15. Ano po ang sabi ito? Samahan niyo po akong basahin ito para tayo po pare-parehas na pumapasok sa ating kaluluwa, sa ating isip, sa ating puso, ang bawat salitang ito. Basahin po natin ang Hebreo 13:15. Kaya't lagi tayong maghandog ng hain ng pagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus.
pagpupuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan. Amen. Lagi daw tayong maghandog ng hain ng pagpupuri kay Kristo upang mahayag ang pagkilala sa kanyang pangalan. Amen. Kung tinanggap po natin si Kristo bilang Lord God and Savior ng buhay natin, at sinasamba natin ng Diyos, sumasamba tayo sa Kanya sa araw-araw ng ating mga buhay, ay tayo daw po'y maghandog ng hain na pagpupuri na mahahayag at makikilala ang Kanyang pangalan. Amen. At sa oras mong ito, tayo po ay magbibigay ng ating ikapo at handog ng ating first fruits. At alam po natin sa Matthew 2, sa pagsamba ng mga matatalinong tao, ng mga pantas, alam niyo po ba kung ano ang daladala nila mula sa malayong lugar patungo sa Israel? Daladala po nila ang kanilang kayamanan upang ihandog kay Kristo. Amen? Alam niyo po, ang alam po ng mundo, at ang alam ko dati, tatlong hari po sila. Pero salamat sa salita ng Diyos sapagkat ako po'y natuto. Natuto ako sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At yung po, yung sinasabi nilang tatlong hari, at ang Pasko ay nagtatapos sa January 16 na may Melchor, Gaspar at Baltasar, wala pong katotohanan lahat yun. Ang matatalino pong tao na sumamba kay Kristo nung si Kristo ay mga ipanganak na, ay ang matatalinong tao. At ang daladala nila po ay hindi simpleng bagay, hindi simpleng regalo, kundi ang kanilang mga kayamanan. Amen? Para po, paulit-ulit naman po tayo, so basahin niyo po yung Matthew 2, kung ano po ang daladala ng mga matatalinong tao na yon. At yun nga po ang gusto kong puntuhin. Sa ating pagsamba sa ating Diyos, lagi po tayong may dala ng ating handog. At ang ipinapagawa ng Diyos sa atin upang tayo ay pagpalain, Malakay 3:8-12, sinabi na roon na ibibigay natin ang ating ikapo at handog. Amen? At kung hindi natin po ibinibigay ang ating ikapo at handog, ay atin daw pong ninanakawan ng Diyos. Amen? So sa madaling salita, tayo ay magbigay dapat ng ating ikapo at handog sa Panginoon. Amen? At hindi lamang po ikapo at handog, pinapractice po natin sa ating iglesia ang magbigay ng ating first fruits. Proverbs 3:9-10. Ibigay daw po na honor the Lord with our wealth at hindi daw po tayo magkukulang. Amen. Basahin po natin ang Proverbs 3:9-10. Amen. At napakaganda ng ating mensahe sapagkat ng mensahe na ibinaba ng lingkod ng Diyos kani-kanina lang. Amen. Ang lahat po ng bagay na ginagawa natin ito, ay ito po'y ginagawa natin para sa Diyos. Nagbibigay po tayo ng ating first fruits dahil mahal po natin ang Diyos. Amen. Nagbibigay po tayo ng love gift sa mga man of God, sumusuporta tayo sa iglesyang ito. Kasi mahal po natin ang iglesyang ito, mahal po natin ang mga lingkod ng Diyos. Sa madaling salita, tayo po ay nagmamahal sa Diyos at sa tao. Amen po. At yan po ang nais ng Lord sa atin. Ang ibigin natin ng Lord higit sa lahat, Matthew 23 verse 37-39, ang ibigin ng Lord higit sa lahat ng buong puso, isip at kaluluwa, at ibigin natin ng ating kapwa ng gaya ng ating sarili. So paano natin maipadadama ang ating pag-ibig sa kanila, sa Diyos at sa kapwa? Sa pamamagitan po ng ating pagbibigay ng ating ikapu at handog, sa pamamagitan po ng pagbibigay ng ating first fruits, marami po ang maliligtas. Marami po ang makakarinig ng salita ng katotohanan na si Kristo po ang ating tagapagligtas. Marami pong lugar ang maaabot kung patuloy po natin ibibigay ang ating first fruits, ang ating ikapu at handog. Amen? Maraming nagsasabing Kristiyano na nga po ang buong, kung tutuusin, sinasabi po 80% ng population ng ating bansa ay Christian. Pero naniniwala po kung hindi lahat true Christian yon. Amen po? Sapagkat ang tunay na Kristiyano ay ang mga nagbibigay ng first fruits, ng ikapo at handog, ang tunay na nagmamahal sa Diyos, ang tunay na may pagsunod sa Diyos. Amen? Malalim na pagsunod sa salita ng Diyos, malalim na pananampalataya sa Diyos ang ating kailangan. Malalim na pagsunod at
malalim na pag-ibig sa pamamagitan po ng ating pagbibigay. Alam niyo mga kapatid, kung po tayo nagbibigay, alam niyo, yung ating joy, hindi po kayang binhin ng pera. Wala pong kapantay ang ating mararanasan na walang hanggang kagalakan sa ating puso. Lalo na kung alam natin na ibinigay natin ang ating best sa Lord at sa iglesia niya, sa gawain para sa Kanya. Ito lamang po ang masasabi ko. Kung nais po natin na maranasan ang dakilang bagay, maranasan ang kabutihan ng Diyos, maranasan ang masaganang pagpapala, na sinasabi ng nga po sa atin sa Malakay 3:10-12, na dapat tayo po ay nagbibigay ng ating ikapu at handog. Amen. At hindi lamang po tayo sumasamba sa Diyos sa salita, sumasamba po tayo sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga gawa. Amen? Ginagawa natin na ibigay ang ating the best. Alam niyo po yung first fruits, hindi po yun maliit lang na madaling bitawan. Pero kung tayo po'y tunay na nagmamahal sa Diyos, kahit milyon at bilyon pa yung pera mo at mahal mo ang Diyos, kaya mo po yung bitawan. Amen? Dahil alam natin na hindi naman tayo tagalupa. Amen po ba? Tayo nag-iimpok ng kayamanan sa langit. Basahin na rin po natin yung Mateo 6:19-21 na tayo ay hindi nag-iipon ng kayamanan dito sa lupa. Tayo ay nag-iipon ng ating kayamanan sa langit na kung saan sa langit walang magnanakaw, walang tanga, walang kalawang doon. At sinasabi po ng Matthew 6:21 na kung nasaan daw po ang ating puso, nandun daw po yung ating kayamanan. For where our treasure is, there is our hearts also. Amen? Pasensya na. Ang galing ko, nabubulol ako pagka dating ng English. Pero, practice makes perfect. Amen? Colossians 3:17, napakagandang mensahe. Para sa atin po lahat yan, para mag-grow pa tayo ng husto sa buhay natin. At salamat sa Diyos dahil may mga lingkod na nagmamahal sa Diyos at nagmamahal sa atin. Na patuloy tayong tinuturuan kahit pa ulit-ulit pa yan. Amen? Alam natin na hindi naman lagi na po natin nababasa ang versikulo. Nababasa natin pag nagbabasa tayo ng Bible. Pero may inihahayag sa atin ng Diyos sa bawat pangungusap niya sa atin sa bawat oras. Amen? So, ang gusto ko pong puntuhin ngayon, sasambahin natin ng Diyos hindi lamang sa salita. Amen? Sasambahin natin ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagbibigay ng ating first fruits, sa pamamagitan ng pagbibigay ng ating ikapo at handog, sa pamamagitan ng pagsuporta natin sa mga man of God. Amen? Dahil pinag-uutos rin po yan, Galatia 6:6, ang mga tagapagturo ay nararapat din namang bahaginan ng ating mga pagpapalang tinatamasa. So, hindi tayo selfish. Amen. At yun naman talaga ang tunay na Kristiyano, hindi selfish. So, sa oras na ito, sa lahat ng naaabot ng salita kong ito, saan man kayo sa mundo, naririto man kayo sa Pilipinas o nasa ibang bansa kayo, hinahamon ko po kayo. Kung totoo niyong mahal ang Lord, kung sinasabi niyo na kayo Kristiyano totoo, ibigay niyo po ang first fruits. At pagkatapos ng first fruits, magpatuloy po tayo magbigay ng ikapo, ng handog. Magpatuloy tayo sa pagsuporta sa mga lingkod ng Diyos. Amen? Huwag na nating isipin ang buhay natin na to. Normal na to eh. Alam niyo, sa totoo lang, narealize ko na po yan sa sarili ko. Kasi naranasan ko na yung maraming pagod, naranasan ko na rin na nagpahinga. Naranasan ko rin na maraming pera, naranasan ko rin na medyo sakto lang. Pero sabi ko nga, ito lang ang kailangan natin eh. Alam nyo, ang kailangan natin lang ay ang Diyos sa buhay natin. Para makamove on lagi tayo sa buhay natin. Ano man dumating sa buhay natin, kung may Diyos tayo na pinaglilingkuran, sinasamahan, at pinagtutuunan ng ating isip at puso, hindi po tayo mabibigo. We are a victorious Christian. Amen? So, tayo po yung mga tagumpay na Kristiyano, kaya tayo po ay magbibigay sa oras na ito ng ating mga first fruits, tithes, and offering. At huwag din natin kalimutan ang pagbibigay at pagsuporta sa mga man and the woman of God. Amen? Sa lahat po ng nakikinig at nanonood, message us, mga kapatid, sa ating Facebook
account, mag-comment po kayo doon. Napakabilis pong mag-transfer ng pera from your bank to our bank. Sa bank ng Diyos. Napakadali pong ibigay sa Diyos kung gugustuhin mo lang. Gustuhin mo lang. Patayin mo lang talaga yung sarili mo. Isipin mo lang talaga. Patayan po talaga. Amen? Yun naman ang tinuro sa atin. Amen po ba? Napatayin natin yung ating lumang pagkatao. Bago na tayo. Ang iniisip natin ngayon ay ang makalangit na buhay at hindi ang makamundong buhay. Amen? Through GCash, through sa bank, BPI, BDO, napakaraming bangko. Napakabilis mag-transfer ng pera. Kaya walang dahilan para i-withhold po natin ang ating mga ibibigay at mga hinihingi ng Lord sa atin. Amen? Dollar man yan, peso man yan, pag galing sa puso natin yan, matutuwa ang Diyos. Sa Lord po ang kapurihan at lahat po ng ating ginagawa at ibinibigay. Ibinibigay po natin yan sa Diyos. At ang tao po ang nakikinabang. Amen? Tayo po ang nakikinabang. Sa Diyos po ang kapurihan. Tayo po ay magbigay. Amen? Oh, yung sobre, baka makalimutan. Amen? So, tayo po ay manalangin, ipanalangin po natin ang ating ibinigay sa Lord at ang ating mga ibibigay pa para sa Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan, napakabuti mo, napakadakila mo, napakataas ng pag-ibig mo sa amin. Maraming salamat po, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, na nararanasan namin ang iyong pag-ibig. Salamat, Ama, dahil tapat ka sa iyong mga pangako. Tapat ka sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa mga kapatid, Panginoon, na patuloy na nagbibigay ng first fruits, na patuloy na nagbibigay ng tithes and offering. Hindi lamang sa salita, Lord, kundi sa gawa, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat kapatid na bukas ang palad, Panginoon. Na natuto na, na ikaw na ang minamahal ngayon, hindi ang pera, Panginoon. Na handang ibigay ang buhay, handang ibigay ang anumang meron kami na hinihingi mo para sa iyo, para sa kaluwalhatian mo, para sa ikaliligtas ng maraming kaluluwa. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat kapatid. Huwag po kaming mawala ng pag-asa, huwag po kaming mag-isip ng mga negatibo, bagkos ang aming isipin, Panginoon, ay ang iyong kabutihan sa aming mga buhay. Ang magagawa mo pa para sa aming mga buhay. Ang pagtatagumpay mo pa sa aming mga buhay. Ang marami mo pang pagpapala sa aming mga buhay. Hallelujah. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa iyong mga salita. Maraming salamat sa mga pagpapala mo, Panginoon. Patuloy mo, Lord, na i-multiply pa ang maraming perang malilikom. Gagamitin po namin ito, Panginoon, para sa ikaluluwalhati lamang ng iyong dakilang pangalan, O Diyos. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, purihin ka. At patuloy, Lord, anuman, Panginoon, ang plano ng iyong iglesia, anuman, Lord, ang dapat pa namin gawin para sa bahay pa ng bahay, Panginoon, ilid mo po ang iyong mga anak. Ilid mo po kami, Panginoon, O Diyos, kung ano pa ang nararapat namin gawin. At dapat namin gawin ay ibigay namin, Panginoon, ang hinihingi mo para sa iyo. Hallelujah. Maraming salamat, dakilang Diyos. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagdakila. Sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesus Kristo. At ang lahat ng Kristiyano ay magsabi ng Amen. And Amen. At patuloy po tayong manalangin para po selyuhan ang mga nangyari sa mga oras na ito. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po yung umuko at pumikit. Bigay galang sa ating Diyos na makatanggal. Panginoon, maraming salamat sa iyong mga mensahe, Panginoon. Tunay nga, Lord, hindi madali ang maging Kristiyano, Panginoon. Pero magiging madali ito, Panginoon, kung kami mismo ang magdi-desire nito sa aming mga puso. Kung kami mismo, Panginoon, ang magnanais na baguhin ang aming sarili.
at ikaw ang tutulong sa amin, Panginoon. Father God, tulungan mo kami, Panginoon, na maging tunay at totoong Kristiyano sa iyong harapan at sa harapan ng maraming tao, Panginoon. Makita sa aming mga buhay, dakilan Diyos, ang tunay at totoong Kristiyano, Panginoon. Tagasunod ni Kristo, katulad ni Kristo. Hallelujah. Maraming maraming salamat, dakilan Diyos, sa iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng malalim pangkaunawaan. Sa iyong mga salita na patuloy na nagtuturo sa aming mga isip, sa aming mga puso, Panginoon. Maraming maraming salamat. Patuloy, Lord, na maging uhaw kami, Panginoon, sa iyong mga mensahe, sa iyong mga salita, sa iyong mga kadakilaan, Panginoon, sa aming mga buhay. Hayaan mo, Lord God, na matanim ng malalim sa aming mga puso't isip ang iyong mga salita. Huwag namin alisin ito, Panginoon, sa bawat oras, minuto, araw-araw ng aming mga buhay, O Diyos. Ikaw ang makita sa buhay namin, Panginoon. At salamat, Lord, maraming maraming salamat sa mga lingkod mo na nagpapatuloy na maglingkod sa iyo at maglingkod sa amin, Panginoon. Pagpalain mo sila, higit pa po, Panginoon, sa lahat ng kanilang mga inaasahan, higit pa sa kanilang mga iniisip, Panginoon. Pagpalain mo sila, bigyan mo sila ng mabuting kalusugan, lahat ng kanilang pangangailangan, pinansyal, materyal, ano pa man, Panginoon, ang kanilang pangangailangan, ibigay mo po sa mga lingkod mo. At patuloy lamang, Lord God, na magamit mo sila more mightily and effectively in this final hour, Father God. At ikaw lamang, O Diyos, ang patuloy na maitaas ng kanilang mga buhay. Hallelujah. At sa mga kapatid, Panginoon, na patuloy na dumadalo sa lugar na ito, dalangin ko nga, Panginoon, na mas marami pa ang makadalo sa mga susunod na linggo. Marami pa ang mag-desire, Panginoon, na sambahin ka, Panginoon, na purihin ka at ibigay ang oras sa pagsamba para sa iyo. Hallelujah. Maraming maraming salamat, Ama. Selyohan mo po ng banal na dugo ang iyong mga salita sa aming mga puso't isip. Maisa ka buhay namin ito. Ingatan mo, O Diyos, ang bawat isa sa aming mga pag-uwi, Panginoon, sa aming mga tahanan. At bit-bit namin, dakilan Diyos, ang iyong kapangyarihan, ang iyong katagumpayan sa aming mga buhay. Hallelujah. Isa sa kabuhay namin, Panginoon, ang bawat salita mo sa amin na ibinababa, Panginoon, sa amin, Panginoon. Maraming maraming salamat, dakilan Diyos, sa iyong wala ng papuri, pagdakila at pasasalamat sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen.